Kami ay bumabati sa lahat ng mga taga-subaybay ng pag-aralan natin. Ako po inyong lingkod, kaibigan Brother Johnson Amican, at nais po nating batiin ang lahat ng mga taga-subaybay sa internet, yung mga nanonood ng live, saan man kayo naroon, at gawin din po yung ating mga nakikinig sa radyo, sa Hope Radio Butuan. Tayo ay live na pinakikinggan sa Hope Radio sa Butuan, at mamaya ibabanggitin po namin ang mga contact number para doon sa inyong mga katanungan para pwede kayong tumawag ng live. At katulad nga po ng ating sinasabi, natupad na sapagkat nakasama natin si Brother Richard. Hindi pa natin regular na nagagawa ito lagi dahil nga sa ilang mga bagay na ating inaayos ngayon, lalo na sa mga gamit na dapat natin mailagay sa ayos lahat at makumpleto. Pero ngayon, ito muli. Kasama natin, Brother Richard. Opo, muli kong binabati ang ating mga giliw na taga-subaybay sa programang pag-aralan natin. Internet, YouTube, Facebook, at ngayon ay sa radyo po ng Hope Radio Butuan. So, sa lahat po ng mga nakikinig, ay kami po ay inyong samahan sa loob ng 2 oras, Brother Johnson. Mm-hmm. 2 oras tayo dito, at meron po kaming isang matatanging paksa na pag-aaralan ngayon. Ang unang episode natin ay unang 1 oras. Mm-hmm. At ito ang inaabangan ng programa sa radyo, sa Hope Radio. No? Mm-hmm. So, sa online na nanonood sa atin, ay tatagal po talaga tayo ng 1 oras. Okay. Di ko alam kung buong 2 oras ay i-cover ng Hope Radio. Pero mm-hmm. ang 1 hour, yung first 1 hour presentation natin, mm-hmm. ay sigurado po yon ay kanilang pipick upin yon. Nakahawa po tayo sa kanila. So ngayon mga kapatid ay inyong matatandaan na yung mga unang nagpagtalakay namin ni Brother Richard ay meron doong request, mm-hmm. na kung pa pwede ay talakayin yung Millennium. Tungkol sa 1,000 years. Uh-huh. So ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Pwede ulit kayong mag-live. Ano? Nakikita nyo man yung ating mga numero sa screen. Sa mga nanonood sa radyo ay pwede kayong tumawag sa 0918-233-7881 at 0906-860-6184. Uh-huh. Yan. 0918-233-7881 at 0906-806-184. Ayan. At sa mga nasa Facebook, pwede po kayo sa Messenger ko. Mm-hmm. Ganun din kay Brother Chad. Yun din, pwede rin kayo sa Viber. At bago tayo magsimula, siyempre atin itong simulan sa magitan ng panalangin bago natin talakayin yung pong ating paksa. At tayo po ay manalangin kasama si Brother Richard. Tayo po ay manalangin. Mahal po naming Diyos, muli ang aming pasasalamat sa inyo yung pinagkaloob na pagkakataon. Panibagong taon at panibagong pagkakataon na kayo mapaglingkuran, at ganun din ang inyong mga anak na patuloy na nagpapalakas ng kanilang pananampalataya, at ganun din ang mga patuloy na nagsusuri ng katotohanan. Yes. Kaya gamitin nyo ang programang ito na maging pagpapala sa lahat ng mga nakikinig, nanonood, at naway maging kapakipakinabang ito sa kanilang buhay. Salamat po sa kasiguruhan ng Banal na Espiritu ay sasa amin upang ang aming mga babanggitin ay mga katotohanan, totoo at tunay na nanggaling sa inyo. Yes. Ito po ang aking dalangin. Salamat sa pagdinig. Sa pangalan po lahat na Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ang pagbati po natin may mamaya after ng ating presentation, kasi yung ibang mga binabati baka hindi nila inaabutan, hindi sila nakakapag-start talaga from the very beginning, kaya mas maganda mamaya at least ay lalo na yung mga naka-online ay mabanggit po namin yung mga pangalan. So ngayon ay dadako tayo sa paksa natin pong ipangako itong 1 or millennium. Minsan ay may mga nakakausap ako ng mga anti-Trinitarian, mm-mm. na hindi naniniwala sa Trinity dahil ikaw wala naman yung word for word na mababasa sa
or litra for litra na Trinity. Trinity. Pero nang tanongin ko sa millennium, naniwala naman. Mm. Pero wala namang word kasing millennium mm-hmm. sa Bible. Manapa ito ay tumutukoy sa yung milli ay ibig sabihin ay libo. Mm-hmm. Nang ibig sabihin naman ng anum ay taon. Mm-hmm. Kapag diniretso mo, nabuo sa isang salita, millennium. Nang ibig sabihin ay tumutukoy sa 1,000 taon. Tama yan. Kaya maganda rin topic ito, Brother Richard, kasi alam naman natin na biblical ito. Tama. At nababasa natin sa Bible. Pero may iba't ibang pagpapaliwanag sa mga pangyayari bago ito magsimula sa loob mm-hmm. at pagkatapos. Pagkatapos. Tama yun. Yan. So, yun po ang tatlong bagay na dapat po nating ipahayag sa ating mga kasama, Brother Tama yun. Kasi kung ating papansin, Brother Johnson, may mga naniniwala na lalo na sa during millennium, Brother Johnson, ano? Mm-hmm. Kasi almost all Christians na naniniwala sa tinatawag ng second coming ng ating Panginoon ay naniniwala na ang 1,000 years o yung pasimula nitong milenyo ay doon sa panahon ng pagdating ng ating Panginoong Kristo. Mm-hmm. So halos lahat doon nagkakaisa, Brother Johnson. Uh-huh. Ang hindi pinagkakaisahan ay yung event during. Uh-huh. Yung pangyayari doon sa panahon na tumatakbo yung panahon ng tinatawag natin na milenyo o 1,000 taon. Yun. Doon ngayon nagkaka-ibat iba ng kaisipan. Kasi alam mo, Brother Johnson, mm-hmm. may mga tao na naniniwala na sa panahon ng pagdating ng ating Panginoong Kristo ay meron pang tinatawag na second chance. At mm-hmm. yun nga yung sa panahon ng millennium, Brother Johnson. At sa totoo lang, kaya nga may mga ibang mga masigasig din ng mga nagpapakilalang lingkod ng Diyos na mangaral ng mangaral, magdalaw ng magdalaw, at yung mga hindi sumasampalataya at tumatanggap doon sa kanilang iniaalok na katotohanan, abay tinatanda nila, Brother Johnson, lalo na yung magagandang bahay. Mm-hmm. Kasi sa panahon daw ng milenyo ay yun ngayon ang kanilang titirhan. Mm-hmm. O sa mga hindi tumanggap sa aral. Mm-hmm. Basta alam nyo na po siguro kung sino yung mga taong ansisipag din magdalaw-dalaw bahay by Brother Johnson. Mm-hmm. So, kasi naniniwala sila na dito sa lupang ito ay meron pang ano po, meron pang tao na bibigyan ng pag-asa mm-hmm. na magkaroon ng kaligtasan, lalong-lalo na yung mga hindi tumanggap sa panahon natin ngayon sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Yeah. So ito'y ating titingnan kung merong kahit man lang katiting na katotohanan na sinasabi ang banal na kasulatan dito. At lalong wala namang problem, Brother Johnson, doon sa panahon ng pagkatapos ng milenyo, mapag-aaralan din natin kung ano magiging sitwasyon talaga yeah. ng ating sanlibutan sa panahon na matapos na rin ang tinatawag nating milenyo o 1,000 years. So ito ngayon ang ating hihimay-himayin. At yeah. sana wag tayong iwanan ng ating mga taga-subaybay. Okay, at gusto kong basahin yung unang talata na mapagbabasihan natin ng kumpletong detalye tungkol sa 1,000 taon. Ito ay mababasa po natin sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20. Siguro unahin ko muna, Brother Richard, basahin yung talatang 1 Sige. Hanggang 3. Mm-hmm. Tapos itutuloy na natin yung ibang mga talata. Sige lang. Dito muna natin pasimulan. Sabi po dito, mga kapatid, ay ganito. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may isang susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanilang kamay, sa kanyang kamay. Mm-hmm. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. Yeah. At sila'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinakatakan sa ibabaw niya upang huwag ng magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Mm-hmm. Pagkatapos nito ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. Ayan. Ayan. So, kung ating mapapansin, mga kapatid, ano? Sa verse 1 ay meron po diyang isang anghel na nanaog, sabi daw, sabi ng talata galing sa langit, na may susi ng kalalayman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Mm-mm. Anong ginawa ng anghel na to? Sinunggaban niya yung dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos sa 1,000 taon. So makakita po ninyo dito ay hindi
may mga bagay na dapat tayong ipaliwanag. Kaya bang igapos si Satanas? Mm-hmm. Ano? Kaya sa ating pagpapaliwanag ay masasaklawan natin yung mga simbolo nitong mga bagay nito. Tapos ito ikang si Satanas ay ibubulid sa kalaliman at sasarhan. Mm-hmm. Tinatakan sa ibabaw ng niyon upang huwag mandaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Mm-hmm. At after 1,000 years, papawalan siya ng konting panahon. Mm-hmm. So halos nandito. Mm-hmm. At kukunin lang natin ang ibang detalye sa mga sa konteksto sa at iba pang mga talata. Tama, tama. Mm-hmm. Dito, Brother Johnson, eto na. So nakita natin na biblical na merong tinatawag na 1,000 taon mm-hmm. na mangyayari na si Satanas at ang kanyang mga kampon ay gagapusin, tatanikalaan. Mm-hmm. Ang malaking katanungan ngayon ay yung kagaya ng sinabi, paano natin napatunayan na yung starting point nito ay yung second coming ng ating Panginoong Kristo? Doon muna tayo kasi ang tatlong bagay yung kailan to magsisimula yon? At ano mangyayari sa loob at pangatlo. So doon tayo sa kailan ito magsisimula. Yan, oh, para at least maging maliwanag ito sa atin. Kasi yan. Mahirap namang sasabihin mo, magbabakasyon tayo. Sasabihin, kailan? Mahirap naman yun, puro lang, hindi mo alam kung kailan. Brother Richard, sige. Basahin rin natin yung konteksto para doon na rin natin makuha yung idea. Tama. Sabi rin ito sa verse 5. Mm-mm. Tama ba yung... Tama yun, tama yan. Yan ang ngayon. Sabi, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay mm-hmm. hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Mm-hmm. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Yeah. So, may idea tayo doon na may pagkabuhay. Mm-hmm. Pagbasahin pa natin yung verse 6, ayan. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay mm-hmm. na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ayan. So, andun yung clue. Yung clue na sa pagsisimula nitong ay may tinatawag na unang pagkabuhay na maguli. At mapalad ika yung makakasama roon. Kasama doon sa una. So ngayon, alam naman natin, kung titingnan natin sa ibang tala ng banal na kasulatan, kung kailan mangyayari yung tinatawag na araw ng pagkabuhay na maguli, para sa mga matuwid. Okay. So, gusto kong basahin dito, Brother Johnson, sa unang Tesalonica. Simula natin dito sa talatang 4:16. Ang sabi dito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, mm-hmm. may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ito yung sinasabi ng Apokalipsis 20, talatang 5 at 6, Brother Johnson. So yung mga nangamatay daw kay Kristo, sila yung unang sila yung unang bubuhayin na mga uli. So dito, maliwanag na nailatag natin na ang pasimula ng milenyo ay dun sa panahon na ang mga namatay kay Kristo ay, ay mga bubuhay na mag-uli. At wala namang kikipagtalo, Brother Johnson. Kasi sa talatang 15, kung atin lang itataas, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, sa salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito, ng Panginoon na hindi tayo mga una sa anumang paraan sa mga nangatutulog. So makikita natin na ang context ng Unang Tesalonica 4:15-17 ay may kinalaman saan? May kinalaman sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Kung saan ang mga namatay kay Kristo ay ay unang bubuhay na mag-uli. At kung ating papansinin, Brother Johnson, maging sa mga pananalita ng ating Panginoong Kristo dito po sa aklat ng Juan 5, ito ang mababasa natin. Juan 5, talatang 28-29. May ganyan ding pananalita na binitawan ng ating Panginoong Kristo. Anong sabi dito? Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Yeah. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Yeah. At
ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So mm-hmm. makikita natin dito, Brother Johnson, meron na namang ano, meron namang pagkabuhay na maguli na binanggit dito. Yun nga lang, dito sa pagkakataong ito, dalawang pagkabuhay na maguli ang binanggit. Tama. Yung una ay ano po, pagkabuhay na maguli sa buhay. At nakita natin doon sa aklat ng unang Tesalonica na ano, na ang panahon ng tinatawag na pagkabuhay na maguli ng mga namatay kay Kristo ay ano po, sa panahon ng kanyang pagparito o yung pagbabalik dito, Brother Johnson. So dito, ay, yeah. makikita natin na ang sinasabing milenyo na binasa mo doon kanina mula sa talatang 1 ng mm-hmm. Kapitulo 20 hanggang talatang 6 ng Apokalipsis 20, ay makikita natin na binigay sa atin yung eksaktong ano po, panahon mm-hmm. kung kailan siya magsisimula at kung ano ang pangyayari. Kaya dito, Brother Johnson, hari nawa, yung ating mga tagapakinig sa radyo, yung ating mga tagapanood sa YouTube o maging dito po sa Facebook, ay huwag mailigaw ninuman patungkol dito. Kasi sabi ko nga sa inyo, Brother Johnson, ay dito maraming ano po, marami ng ibang kaisipan at nililikot ito. Ang totoo, Brother Johnson, hindi lang doon nabanggit ko kanina, yung simula, halos hindi na nagtatalo-talo mga Kristiyano kung kailan. Pero alam nyo ba, na meron din naman kasing iba pang mga nagpapakilalang lingkod din ng Diyos na maging ang pagparito ng ating Pansokristo, yung second coming ng ating Pansokristo, ay distorted ang kanilang ano po. Mm-hmm. Distorted. O sabihin na nga natin, hindi lang distorted, kundi kabulaanan ang itinuturo nilang ikalawang pagparito ng ating Pansokristo. Uh-huh. Kaya dito, Brother Johnson, maging silbing warning ito sa atin o babala. Uh-huh. Ano po? Kasi kailan magpapasimula ang milenyo? Maliwanag sinasabi sa ikalawang pagparito ng ating Pansokristo. Ano ang magiging event? Pangunahing magiging event, yung mga namatay kay Kristo ay mabubuhay na mag-uli. Isama na rin natin yung mga natirang mananampalataya uh-huh. na buhay. Ano po ang sinasabi ng Biblia? Ayun, balikan natin yung Tesalonica 4. Sige. Nasa 17 naman yun. Opo, yun. Sabi po ay ganito. Yan. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alaapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ito, Brother Johnson, magandang binasa mo. Alam mo kung bakit? Kasi nga, di ba, may mga nangangaral na ang second coming ni Christ ay nangyari na eh. Oo, may nga. Mga nangaral na nandito na daw si Kristo. Pansinin natin, una, sa pagparito ng ikalawang pagparito ng ating Pansokristo, anong mangyari? Yung mga patay na mananampalataya mabubuhay, Brother Johnson. Mm-hmm. Sa kanilang mga libingan, sabi ni Kristo, magsisilaba sila. Mm-hmm. Pangalawa, yung mga hindi namatay ay hindi na mamamatay. Mm-hmm. At sila, yung sabi diyan, sasalubong. Saan? Sa Panginoon, sa hangin. Ibig sabihin, doon po sa kalawakan ito. Yan. Eh kung totoong si Kristo ay nangyari na yung ikalawang pagparito ng ating Panginoon na. Kristo, dumating na. Kasi maraming nagtuturo ganyan. Ay wala mang na-record sa kasaysayan na may mga nangabungkal na libingan, nabuksan. Tapos may mga katawan na nagliparan sa alapaap. At yung panahon, Brother Johnson, yung panahong sinasabi nitong mga mananampalataya rin sa Diyos daw na dumating ang Panginoon, ay doon sa panahon na kung saan na-record ng kasaysayan ng mundo, doon sa panahon na nagkakagera, hindi naman, wala namang, hindi bumangon ng mga tao eh. Mas marami namatay. Mga aeroplano yung nakitang lumilipad eh. At saka hindi yun marami ang nabuhay, maraming namatay. Totoo yun, mas maraming namatay kaysa nabuhay. Kaya nga, Brother Johnson, eto po, dyan pa lang ay amin pong nilalatag na sa inyo para at least hindi tayo mailigaw, Brother Johnson. Kailan yung pasimula ng milenyo? Doon sa panahon ang mga namatay kay Kristo bubuhay maguli. Mm-hmm. At yung mga buhay na mananampalataya kay Kristo ay ano? Sila ay ano po? Sila ay mananatiling buhay. Hindi na mamamatay kasama ng mga patay na binuhay, sasalubong sa Panginoon saan? Sa hangin. At sa ganito ay sa Panginoon tayo magpakailanman. Yun ang starting point, Brother Johnson. So maliwanag na sa ngayon hindi pa po nangyayari 'yan. Pasubali na 'yan kasi alam ko po abay, masipag kasi, alam mo, Brother Johnson. Kaya kasi, ang sisipag kasing magdadalaw nitong mga may ganitong dalang aral, Brother yun nga, Johnson. Yun nga. Baka isa kayo sa madalaw, sila, ha? Hindi naman natin sila sa sinisiraan. Pero, hindi kasi maganda na hindi natin mabigyan ng linaw ito. Dahil, magdadala sa atin ng maling impormasyon. Tama. Sa kung ano ang mga mahalagang mangyayari sa pagdating ng ating Panginoon. Yan. Nagkataon naman, yun talagang starting point nung yung 1,000 taon. Mm-hmm. At bukod pa doon sa napakahirap paniwalaan dahil
Kung may nagsasabi, dumating ang ating Panginoon, dapat may nabuhay na, meron nang inakyat sa langit. Ito pang sinasabi rito sa Apokalipsis, ka-size, sabi ay sa 15 muna. Sabi po ay ganito, at ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, yan, at ang mga mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang mga bawat alipin, at ang mga bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. Na sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha ng noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Ayan. Kaya kung atin pong titingnan itong konteksto nitong kapitulo 6 ng Apokalipsis, mga kapatid, ito'y tumutukoy ito sa pagdating ng Panginoon. Yun din yun. Na sabi doon sa Tesalonica, yung mga nabuhay na matuwid, aagawin kasama ng mga binuhay na namatay. Oo. Tapos yung mga hindi na nakaranas ng kamatayan, sabay-sabay sila. Ang tanong doon, saan napunta yung hindi matuwid, yung masama, nabuhay? Yun. Kasi sa malinaw na binanggit natin kanina, sa Apokalipsis 20, talatang 5 at 6, mapalad yung makakasama sa unang pagkabuhay. Pag hindi na buhay, na, kasama sa unang pagkabuhay, malas. Malas talaga. Hindi mapalad. Kamalasan. So, nagtuturo ito ngayon sa atin, sa talatang ito, na yung buhay na aabutan ng Panginoon, mamamatay. Ayan. Kaya nga binanggit dito sa 15, kahit hari pa, prinsipe, mga matasas ang katungkulan, mayayaman, mga kilalang tao, kahit pa yung mga alipin, kahit pa hindi siya alipin, ang mangyayari kung hindi sila handa sa pagdating ng Panginoon, kasama sila sa magtatago sa yungib. At mas gusto pa po nila na matabunan ng bato. Kasi sa pagdating ng Panginoon ay mayroon pong tinatawag na pag-indayog ng mga bundok. Mapapatag yan, lagang magkakaroon ng kaguluhan. So, mas gugustuhin pa nitong mga taong ito, sabi sa disciples, na matabunan ng bato. Tama kasi yun. Alam nilang hindi sila handa sa pagsalubong doon sa Panginoong Jesus na nasa mga alapaap. So, kung makikita natin dito, sa pagdating ng Panginoon, bilang pasimula ng 1,000 taon, bababa pa ang Panginoon, sasalubong yung mga maliligtas, yung mga makasalanang buhay, mamamatay. Yun. So, papasok ngayon tayo doon sa pangalawa. Mm-mm. So, mananatili ba ang mga mga naligtas sa alapaap? Buksan natin yung 14 ng Juan. Ito po ang nakalagay. Saan sila dadalhin ng Panginoon? Bagaman nabanggitan natin sa Apokalipsis kanina na maghahari kasama ng Panginoon sa loob ng 1,000 taon, saang lugar yon? Ayan, yan. Sige. Ito. Ayan. Juan 14:1, huwag magulumihana ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon, sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Ay, ay. So, ibig sabihin, sa pagdating ng Panginoon, lahat ng mga naligtas na matay na binuhay o yung nanatiling buhay ay sasalubong sa alapaap, dadalhin pala doon sa langit na pinaghandaan ng Panginoon sa kanyang mga maliligtas. Mabuti sinabi mo yan. Kasi may mga... Yun din grupong yon na ayaw nila o hindi may aral sila na hindi kapunta sa langit. Pupunta sa langit lahat at may bilang lang 144,000 banggitin na natin Nadagdagan na naman pagkakamali. Yun na naman 144,000. Kaya nga alam mo Brother Johnson, sabi ko nga sa inyo, ito ah. Naniniwala kasi sila, binabasa nila yung nasa Mateo. Siguro magandang basahin to. 5. Talatang 8. Ayan, paki-plus po dyan sa screen para makita ng ating mga gilaw na taga-subaybay. Sa ano yun? Sa city yata yun. Sige. Abawanahin nila ang... Lupa. 5-8 nga, Brother Johnson. Tingnan natin. Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nilang Diyos. Mapalad ang may... Abawanahin nila ang
Lupa. Lupa. Ano ba yun? Dito sa 5-5, mapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Yan. So, ito yung kanilang pinagdidiinan na hindi pupunta sa langit. Hindi pupunta sa langit kasi ang mga maamuan niya ay mamanahin nila alin? Mamanahin nila ang lupa. Ay, kaya nga minsan, Brother Johnson, minsan ko itong nasabi nung tayo nagtitaping doon sa Ayas, na habang naghahanap ng lupang mabibili yung ating mga pastor doon sa norte, may tumawag sa kanila at meron daw binibenta. Eh, syempre, seryoso naman itong ating pastor, bibili ng lupa, pagtatayo ng simbahan. Abay, nung tinatanong syempre ng pastor, alam mo, bibili ka ng lupa, walang titulo. Abay, nung tinatanong ng pastor, nasaan po ang titulo ng inyong lupa na ibinibenta? Abay, sabi, titulo, kinuha ang Biblia at binasa ang Mateo 5:5. Ang sabi dyan, mapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Eh kasi para sa kanila, Brother Johnson, eh basta maamo ka, sa'yo yung lupa. Ikaw yung nagmamay-ari ng lupa. Eh bakit minana pala nila yun? Ba't ni Biblia binibenta? Kaya nga, ibinibenta. At yun ang pakaulugan nila, na hanggang sa second coming, Brother Johnson, ay dito talaga sila mananahan. So, itong lupang ito ay talagang para sa kanilang mga maamot mananampalataya. Eh, naisip ko tuloy, Brother Johnson, para sa kanila, dito lang yung mga maliligtas sa lupa, liban sa 144,000, yung maamo. Eh, sa tingin ko naman, hindi lang 144,000 yung mga maamong maliligtas, Brother Johnson. Oo. Yung lumampas doon, paano na? Sana. Lalabas niyan eh. Oo. Sana. At ito nga, gusto kong basahin ito, Brother Johnson. Dahil sinabi mo nga, gaano man karami yung bilang nito, basta ikaw ay namatay kay Kristo, at ikay nabuhay para kay Kristo, dinat ng kamampatay o buhay, ay walang iiwan dito. Walang iiwan dito. Ang totoo, alam nyo kung ba't nasabi ko ito, Brother Johnson. Ito ang sabi sa Apokalipsis 19, talatang 1. Sa mga ayaw pong pumunta sa langit pagdating sa panahon na yan, pakinggan nyo po ito. Ang sabi dito, pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan. Yo? Saan? Sa langit na nagsasabi, Aleluya, kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Makita mo, Brother Johnson, mga gilo naming tagapakinig at tagapanood, nasaan daw yung mga niligtas ng Panginoon? Mm-hmm. Sabi dito, ilan ang bilang nila? Hindi lang, 144,000. Makapal na karamihan. Saan? Sa langit. Eh, baka naman po itong langit na ito, gawin pang lupa ng iba, no? Nakikita natin, kaya natin sinasabi ito. Kasi nga, gusto natin burahin yung kaisipan at sinasabi ng iba na sa panahon niya ng second coming, at yun nga ang starting point na tinatawag nating pagpapasimula ng 1,000 taon, Brother Johnson. Ano mangyayari? Kagaya ng inuulit-ulit natin kanina pa, ang mga patay na namatay kay Kristo, bubuhayin maguli. Yung buhay, hindi napapatayin. Sasama sa langit. Yung mga buhay na masama, papatayin ng Panginoon. Oo. At binanggit mo kanina, si Satanas at yung kampun dito ay yung mga nakatanikala at sila lang talaga ang nandito, Brother Johnson. Gusto nating burahin sa kaisipan ng mga nakapakinig at maaring naaralan nito na wala pong mangyayaring pangangaral. Wala. Kasi yun yung time na binanggit doon sa unang binasa natin talata na si Satanas ay tatalian. Tatalian. So nandito na tayo sa pangalawang yugto, ano? Doon sa loob ng 1,000 taon. Mm-mm. Yung binasa po natin na yung mga naligtas ay dadalhin sa langit ay pasimula na ito ng pangyayari sa loob ng 1,000 taon na sabi roon ay maghahari kasama ng ating Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Sa 20 talatang 6. Mapalad at banal ang nakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli sa mga ito'y walang kapangyarihan ikalawang kamatayan, kundi sila magiging mga saserdote ni Kristo. Mm-hmm. At maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At binasa mo kanina, Brother Johnson, doon sa Kapitulo 14:1-3, upang kung saan man naroon ang Panginoon, ay nandun din yung kanyang mga alagad. Yan, tama yun. Tapos, dito ngayon, unang pangyayari sa loob ng 1,000 taon, ay nandoon ang mga ligtas sa langit. Tama. Naghahari kasama ng Panginoon. Mm-hmm. Tapos, ay ang mga... Si Satanas, sabi rito sa binasa natin kanina, doon mangyayari na si Satanas ay tatalian at ibubulid sa
kalaliman. Tama. Sabi rito nga, sinunggaban niya nung anghel, mm-hmm. ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos sa 1,000 taon. Mm-hmm. Ginapos na yon yung hawak na tanikala ng anghel doon sa talatang 1. Mm-hmm. At sabi sa 3, ay binulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan tinatakan ito sa sabon niya upang huwag mangdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Mm-hmm. Sapagkat pagkatapos ito ay kakailangan siya ay pawalang kaunting panahon. Mm-hmm. So, kaya may tanong ako kanina, sa umpisa pa lang, kaya bang talian si Satanas ng tanikala? Mm-hmm. Siya po ay espiritu. Kaya ang tawag po natin dito ay mayroon itong simbolo. Mm-hmm. Ito yung tinatawag nating chain of circumstances. Kasi kung mapapansin po ninyo, yung salita dito na kalaliman na pinagbulidan kay Satanas ay hindi ito isang lugar katulad ng mga interpretasyon ng mga ilang mga born again group ngayon na mayroon lugar na nasilip daw sa ilalim ng lupa na nandoon daw may mga ano ba o mga pagtaghoy, mangiyakan, nakakatakot daw yung lugar na yon. Uh-huh. Ang Biblia po ang magpapatunay kung ano po yung ibig sabihin ditong kalaliman na binabanggit. Mm. Sa pasimula, kung nyo mapapansin, mga kapatid, sa Genesis, nung hindi pa naaayos itong lupang ito, ay binabanggit na po sa atin ng Panginoon sa talatang 2, kapitulo 1 ng Genesis, ang ganitong salita. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. Mm-hmm. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Mm-hmm. At ang espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. So, ang lupa nung hindi pa naaayos, hindi pa napuporma ng Diyos, ang ito rin yung tinawag na, ang tawag dito ay kalaliman. No? Kadmadilim at walang kalaliman. Ayos, eh. Wala sa ayos. Mm-mm. Ito din yung pagbubuliran kay Satanas, mga Mm-mm. kapatid. So, ibig sabihin, dahil nga, sabi nga natin kanina, sa pagdating ng Panginoon, ay magkakaroon talaga, mawawasak itong lupang ito. Mm-mm. Kaya ang lupang ito, sa pagdating ng Panginoon, ay masisira. Halos magiging kamuka din siya nung hindi pa ito naayos. Tama. Kaya ito rin ang pagbubuliran kay Satanas na para bagang siya ay nakagapos. Bakit? Dahil walang tao sa loob ng 1,000 taon. Wala siyang matutukso. Wala madadaya. Kaya sabi roon sa talatang binasa natin sa Apokalipsis kanina, ay sinunggapan siya upang huwag nang makapandaya. Bakit? Kasi ang mga naligtas na buhay ay dinala sa langit at yung mga namatay na binuhay nasa langit. Wala siyang kasama kundi yung kanyang mga kampon. Kampon. Kaya nga sabi roon, sila'y ibinulid sa kalaliman. Mm-mm. Wala silang matukso eh. Kaya para silang nakakulong sa mundong ito. Mm-hmm. Kaya yung mga nagtuturo na sa loob ng 1,000 taon may pangangaral, piligro yun kasi si Satanas yung kumakala dito kasama ang kanyang sila na lang talaga, Brother Johnson. Eh, paano nga may madadaya? Sabi niya, kung wala niyang ano, kung bakit pa sinabing upang hindi makapandaya, kung wala namang madadaya, bakit nga walang hindi makakapandaya si Satanas? Yan. Kasi nga, ang sabi dito, tuloy natin ha, Brother Johnson, ang sabi dito, sa 7, at kung maganap ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Mm. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog, sa Mag, at upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanhik sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y ano? Nasupo. At sila'y na ano po, nasupok. At ang Diablo na dumaya sa kanila, ibinulid sa dagatang apoy at asopre na kinarurunan din naman ng hayop at mga bulaang propeta at sila ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman. So dito ay makikita natin dito, Brother Richard, na merong binanggit dito yung pangyayari sa loob ng 1,000 taon at hanggang sa dulo ng 1,000 taon ay nabanggit na rito kung anong mangyayari. Tama. Ngayon, dinidiin po namin dito, mga kapatid, kung ano pa yung mga bagay na mangyayari sa loob ng 1,000 taon. Tingnan nyo po mabuti, no? Ano ang kalagayan ng lupa sa panahong yon? Bakit mistula itong kalaliman at talagang walang anyo katulad nung hindi pa ito naipoporma ng ating Panginoon? Tama. Merong tinatang binabanggit, Brother Richard, sa atin sa aklat ng
Malakias, ano? Sa at saka sa Jeremias. Mm-hmm. Tingnan natin yung kapitulo ng 4 ng Malakias. Tama, tama. Ayan. So tingnan natin dito ang lupa ay sira at walang laman. Mhm. Ah, tingnan natin. Yes. Sa uno, simulan natin, Brother Johnson. Ito muna ang Jeremias ang ating buksan. Oh, 4:23 muna. Oh, sige. Jeremias 4:23, bago natin puntahan natin. Sir, mas maganda kasi nabanggit ko yung mismong termino doon. Opo. Jeremias 4:23 muna. Aking minasdan ang lupa at narito sira at walang laman. At ang langit ay walang liwanag. Mm-hmm. Aking minasdan ang mga bundok ay narito nagsisiyanig at ang lahat ng burol ay nagsiindayog. Ako'y nagmasid sa talatang 25 at narito walang tao at lahat ng mga ibon sa impapawid ay nangakatakas. So ito isang yugto ng pangyayari sa mundo, mga kapatid, na walang matitirang buhay sa lupa. Tama. Sabi rito, magsisiyanig, magsisiindayon, dahil, yun nga, masisira, ano, masisira yung buong lupa. So, ito yung sitwasyon ng lupa sa loob ng 11 taon. Kaya, si Satanas ay mistulang nakakulong. Richard. Tama yun. Balikan natin yung binanggit mo kanina doon, bago yung Malakias, na pagkatapos ng 1,000 taon, kailangan siya'y pakapawalan ng kaunting panahon. Panahon. Mm-mm. So, bakit ganun? Oh. Tapos na tayo doon sa pangyayari sa loob ng 1,000 taon. Oh. I-review natin para matanda natin, mga kapatid. Sa una, sa ang simula ng 1,000 taon, pagdating ng ating Panginoon. Tama yan. Mabubuhay ang mga namatay na matuwid. Yung mga matuwid na buhay, hindi na mamamatay. Sasalubong sa Panginoon sa halapaap at sila'y dadalhin sa langit. Tama. Sa loob ng 1,000 taon, kasama ni Kristo ang mga ligtas sa langit. Si Satanas ay nakakulong sa lupang ito. Ang lupa ay sira at walang laman. Mm-mm. Kaya si Satanas ay mistulang nakatalikta ni kala. Tama yun. So, walang tao. Kaya yung sinasabi na nangangaral sa loob ng 1,000 taon, huwag kang maniwala doon. Kasi lalabas niyan, mamamali yung talata doon sa Apokalipsis na mapalad ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. At saka ito, Brother Johnson, baka ipagkamali kasi may mga pilosopo. Mm-hmm. At sinasabi niyo, ito, yung sa 5 at ang iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Sabi Brother Johnson, mga patay lang naman ang sinasabi diyan. Mm-hmm. Paano yung mga buhay? Ayun na nga, binanggit mo kanina, mabuti pinagpauna mo. Uh-huh. Na binanggit mo kanina doon sa Apokalipsis 6, 15 hanggang 17, na ano po, na yung mga makasalanan, buhay makasalanan, pinatay din. So, wala talagang buhay na titirito maliban kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Yung mga tao, masama, napatay, hindi bubuhayin, para bigyan ng second chance. Yung mga buhay na masama, hindi rin nabuhay, pinatay, at lalong kung pinatay yung masasamang buhay, sino ang bibigyan ng second chance? Correct. So, dito, wala talagang mangyayaring pangangaral ng ebanghelyo sa sa loob ng 1,000 taon. Ayan. Tapos, puntahan natin yung after 1,000 years. Sabi doon sa verse 7, yan, ayan na. At kung maganap na ang 1,000 taon, kapitulo 20 pa rin to, mga kapatid, ng mga kikinig sa radyo, ha? 20, talatang 7 ng Apokalipsis. At kung maganap ng 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Ngayon, bakit kakalagan? Ano ang mangyayari? Yun yung sinasabi po natin na sa Apokalipsis kanina, na pagkatapos ng makulog ay siya kailangan pawalan ng kaunting panahon. Nandun sa unang mga naunang talata ito, mga kapatid. Ayan, sa talatang 3. Tres. Nandun yun yung pagkatapos nito, kailangan siya ipawalan ng kaunting panahon. So, kakalagan na si Satanas. Ito na po yung katapusan ng 1,000 taon. Mm-mm. Kakalagan si Satanas. Oo. Bakit? Kasi, tapos na yung
pagsasama ng mga ligtas at ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, doon sa langit na binabanggit doon sa talatang 4. Ay, yan. Sa 3 at 4. Opo. Yan, sa 3 na ganyan. Sabi nga, yan, ay sila'y ibubulid sa kalaliman at sinarhan. Tinatakan ito sa ibabaw upang huwag makapanday sa mga bansa hanggang sa magharap 1,000 taon. Pagkatapos ito'y kailan siya para walang konting panahon. At nakakita ko ng mga luklukan na may mga nagsisiluklok sa mga ito na pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa na mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuhan ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumama sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanyang noo at sa kanyang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ayun. So, doon, ang ganda ng paglilinaw doon sa talata sa langit. Makikita-kita doon yung mga namatay dahil sa mga pagsubok, yung mga pinatay dahil sa pananampalataya. Nandoon, magkikita-kita kasama nilang ating Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Kaya, 1,000 taon, sa dulo noon, papawalan si Satanas. Mm-hmm. Ibig sabihin, 1,000 taon doon, after nung 1,000 years, bababa din. Yun. Kaya, yung binabanggit natin sa mahan na nagtuturo na ayon sa langit, ay naniniwala naman tayo, kaya hindi mali yung Mateo 5:5, mm-hmm, na mamanahin ang lupa. Lupa. Kasi naniniwala naman tayo na after 1,000 years, bababa din dito sa lupa. Ayun. Pero ang lupang ito ay lilinisin. At ito na nga, anong mangyayari sa katapusan ng 1,000 taon, ayan, bababa. Siguro basahin, mm-hmm, natin yung 21, ayan, ng Apocalypse, Brother Richard. Mm, ano mangyayari. Sige, sige. At nakita ko ang 1 bagong langit at ang 1 bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at, ayan, ang dagat ay wala na. Mm-hmm. Nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahad ng gaya ng 1 babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang, mm-hmm, asawa. Kaya, after 1,000 years, bababa ang mang inihandang city, mm-hmm, syudad ng Panginoon kasama yung mga naligtas. Tama. Nakita ni John Revelator, napakaganda nito. Kasi, mm-hmm, ang ganda ng description ng Bible, gwinto, ang ano, ganyan, napakaganda. Bababa dito sa lupa. Kaya, sabi doon sa talatang sa kapitulo 20, mga kapatid, parang makakawala ngayon si Satanas. Ang gagawin niya ay magpapanukala siyang agawin. Ito, sabi doon sa binasa natin talata, mm-hmm, agawin yung kampaminto ng mga banal, mm-hmm, na nakabumababa galing sa langit. Tama. Kung paano sa pagdating ng Panginoon ay aakyat yung mga naligtas ngayon sa pagbaba. After 1,000 years, hindi na sila, ano, nakalagay sila sa isang syudad, mm-hmm, na ginto, na nakalutang, napakaganda, para daw kasintahang babaeng ikakasal. Tama yun. So, yun ang plano ni Satanas, ay sabi niya sa mga binasa natin kanina, gusto niyang kubkubin. Mm-hmm. Oh, di ba? Mm-hmm. Ang kampaminto ng mga banal. Tama yun. Yun. Kaya, para siyang nakawala ngayon. Bakit? Doon na rin mabubuhay yung mga masasama. Tama yun. Ano? Yung mga masamang tao ay doon na mangyayari yung ikalawang pagkabuhay na hindi kasama sa mapalad. Tama yun. Kaya may pagkabuhay, kaya sinabi ng talata na may mapalad ang makalakip sa unang pagkabuhay, understood, Brother Richard, na tamo, merong ikalawang pagkabuhay at ito'y mangyayari sa mga masama. Kaya, yun nga, ang masama, bubuhayin din uli. Kaya lang, hindi magtatamo ng mapalad, yun nga, at magandang paghatol. Yun nga. Kasama sila sa dadaya, gagamitin ni Satanas para dayain. Mm-hmm. Para magkunyari si Satanas na kaya nilang agawin. Agawin. Oo, yun ang sinasabi rito sa 8. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa at ng Gog at sa Magog upang tipunin sa pagbabaka na ang bilang nila ay kagaya ng buhangin sa dagat. Ayan. Yun na nga, Brother Johnson. So, sabi dito, ano mangyayari sa kanila?
after nung duration ng 1,000 years, ibubulid sila sa asopre, sa dagat-dagatang apoy. Mm-mm. At dito, Brother Johnson, sa talatang 13, gusto ko ng diretso yun sa 13, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ang Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang gawa. Yan. At ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy, ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid, ay ang dagat-dagatang apoy. So Brother Johnson, tama. Talagang baka kasi ibisipin nila wala tayong backup na may ikalawang pagkabuhay. Oh, ito na yung ikalawang pagkabuhay. Mm-mm. Lahat ng klase ng namatay na tumutukoy na ito kasi tabuhay na yung mga matuwid dito. Lahat ng klaseng masasama kung saan man sila namatay, mm-mm, ay haharap na sila sa paghahatol. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Mm-hmm. Kaya yung masama, dalawang bisis mamamatay. Oo. Yung mabuti, at least physical death, isang beses, oo. Pagkatapos nun, buhay na walang hanggan. Mm-mm. Kaya may ikalawang kamatayan dito, tama lang na bubuhayin nga yung masama. Tama yun. Para mamatay uli. Ayan. Dito yung impyerno. Yun. Yun. Impyerno. Kaya dito sa 5, di ba? At ang iba sa mga 20, talatang 5, na, at ang iba sa mga patay ay hindi na nabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Kaya nagtatanga, ang ganda ng ating pong pagkakahanay ng mga talata sa Biblia, mga kapatid. No? Mm-hmm. Kaya hindi talaga po pwede na maniwala tayo doon sa may second chance sa panahon ng 1,000 taon. Delikado yun. Oo. Isang pandaraya ni Satanas yun. Alam mo kung bakit? Ayan. Kung halimbawa, ikaw ay maraming bisyo ngayon, mm, tapos dudoktrinawahan ka na yung ibang masama ay may second chance sa millennium, mm, hindi ba hindi ka magtatakot na okay lang, hindi ako mabago ngayon, doon ako sa millennium magbabago. Tama yun. Kaya isang uri ng panlilinlang ni Satanas yun, mm, para tayo ay madaya. Mm. Ito, nandadaya nga siya dito eh. Huwag na tayong padaya sa mga nangangaral na sa loob na 1,000 taon ay may pangangaral pa. Yan po ay doktrina ni Satanas kasi siya yung kasama rin nandito sa mundo. Ayan, Brother Johnson, tingnan niyo yung hinilera ng Biblia ha. Oh. Na ating tingnan mo ha. Hindi ko alam kung ano ang papasukan mong second chance sa pangyayaring ito. Wala. At tingnan mo. So, ang binigay ng Panginoon, sabi sa mga alagad, ipangaral ito habang hanggang sa wakas ng sanlibutan. Tama. Yung sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Ang hindi ay paparusahan, Brother Johnson. Yun ang sabi ng Panginoon. Mm-hmm. Dito, sa panahon ng milenyo, kung iniisip mo na may second chance dito, kagaya ng ating binasa dito sa mga talata kanina ng banal na kasulatan, eh, si Satanas nga nakatanikala eh. Oh, ngayon, kung gusto mo within the period of 1,000 years, eh, nandito ka dahil iniisip may second chance, kagaya sinabi natin, sino makakasama mo? Si Jesus, ang mga banal, nandun kasama sa langit, ano? Mm. Tapos ang nandito, si Satanas. Mm. Sino mangangaral ng ebanghelyo rito? Puro masamang balita ang iyong... Si Satanas ang mangangaral. Puro masamang balita ang alin? Ang iyong matatang... Kung totoo man, yung tinatawag na may pangangaral saan sa panahon ng milenyo, eh dito nga, anong pangangaral ang mapapakinggan? Mm. Eh, puro masamang aral ang ating mapapakinggan dito. At dito, Brother Johnson, makikita natin, lalo na kung titingnan talaga natin ng malinaw yung mga hinilera mong talata kanina, abay talagang, wala talagang makikita ano po, second chance dito sa panahon ng milenyo. Ang meron dito ay ano, pagkatinikala kay Satanas, hindi nabuhay yung mga taong masama sa panahon na ito, at yung mga... yung mga buhay na masama. Sabi mo nga, pagdating ng Panginoon ay nagpatabon sa mga bundok at sa mga bato. So lahat talaga ay ano, mamamatay, Brother Johnson. Kaya dito, mga kaibigan at mga kapatid, uulit-ulitin namin kasi hindi rin konti ang bilang nito, Brother Johnson. Oh, milyon din. Mas marami yung mapaparusahan eh. Oh, tsaka, lalo na yung mga nangangaral nito, oh, milyon din ang bilang sa buong sanlibutan, Brother Johnson. Kasama nga yun sa paparusang pahilima bilang. Kaya nga, Brother Johnson. Kaya alam nyo po, ay nakakalungkot kasi sasabihin ko sa iyo, buti sana kung mga taga-tabi-tabi lang nangangaral nito. Oo nga. Abay, pambuong sanlibutan din ito, Brother Johnson. Dami na dadaya. Ibig sabihin, marami rin napaniwala sa ganitong aral. At isa ito sa pangunahing aral nila, Brother Johnson. Ha? Tama. Kumbaga, major doctrine din nila ito. Galing pala kay Satanas yan. Oo. So makikita natin, na gusto lang nating ipagbadya, saan? Sa kamalian
at sa tinatawag nating kapahamakan ng ating mga tagapanood at tagapakinig. At ito, Brother Johnson, ha, makikita natin. Gusto ko na rin ano, gusto ko na ring idiretso yung isang aral dito na may kinalaman sa milenyo at dito nga sa impyerno, Brother Johnson. Oh, yeah. Kasi dito nga may sinasabi dito na pahihirapan sila no araw at gabi. So akala naman nila ay sabi nga nila walang hanggan talaga yung yung pagpapahirap. Tama. Pero sa talatang 14, gustong kong bigyan din ito, Brother Johnson, kasi ang atin dito ay hindi tayo naniniwala doon sa walang hanggang pagpaparusa. Ah, internal torment. Oo, ang sabi dito sa 14, at ang kamatayan at ang hadis ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Etong tanong, anong buhay meron sa patay? Wala. Pag nangyayang kamatayan, patay talaga, Brother Johnson. Oh. Ang sabi, ang dagat-dagatang apoy, ay magsisilbing ano? Ikalawang kamatayan. Yeah. So gusto na rin natin itama ito at samantalahin yung pag-aaral natin dito. Oh, kaya mali yung sinasabi na walang hanggang pagdurusa. Oh, oh. Kasi ikalawang kamatayan nga eh. Oh. Lalabas niya na yung unang kamatayan, katulad ng ikalawang kamatayan, hindi pala totoong namatay yung bagaman, mayroon naniniwalang gano'n na yung namatay ay buhay pa rin talaga ngayon. Isa pa yun. Oh. Yan. Ay, yun nga yung isang pandaraya din ng Brother, turo ng Diablo yan. Ang ganda ng logic mo, nakakuha ko na. Hmm. Kung yung unang kamatayan, naniniwala kayo na talagang patay yung tao, bakit yung ikalawang kamatayan, ayon yung maniwalang talagang patay? Oo, yun. Maganda diba? Yun. Maganda so, yun. So, ang sabi nga, nabanggit ko nga, Brother Richard, na yung mga ganong paniniwala ay doktrina ng kaaway. Tama yun. Tama. Nanggaling po yan dun sa Genesis na sabi ng Diyos, sa oras na kayo kumain, mamamatay talaga kayo. Sabi ng Ahas, hindi kayo mamamatay. Mm-mm. Kaya doktrina po ni Satanas yung eternal torment na hindi mamamatay yung makasalanan. Mm-mm. Buhay din, pero pinahihirapan. So dapat, ang termino doon, hindi kamatayan, ikalawang kamatayan, Mm-mm. kundi paghihirap na walang hanggan. Yun, yun. Ngayon, siguro, ang tanong natin, bakit binanggit dito Mm-mm. na sila po ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Mm-mm. So, mga kapatid, ganito yan, ano? Diyos lamang ang eternal. Yun lang. Or everlasting. Diyos lang. Yung karakter, yung kanyang attribute, isa sa attribute niya is eternal. Lama. Pagka ito'y ang word na everlasting or eternal ay ikapit mo sa Panginoon, eternal talaga yun. Tama yun, tama. Pero alam niyo po ba na mayroong salitang walang hanggan or magpakailanman na ang pinagkapitan nito ay hindi Diyos. Bagaman pinagkapitan na walang hanggan, pero ang totoo ay may hangganan naman. Mm-hmm. Siguro ay ipapakita natin, Brother Richard, sige, ang talatang yon sa Aklat po ni Judas. Yan. Iisang chapter naman yan sa talatang 7. Pakibasa nga, Brother Richard. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito na dahil sa pagkabuyo, sa pakikiapid, sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbata ng parusang apoy na walang hanggan. Ayan. Mm. So, sinunog ang Gomora dahil sa kasamaan, Mm-mm. nagbata ng apoy na walang hanggan, pero alam naman natin na hindi naman yun inabot ng matagal. Tama. So, ang pagdurusa dito ng mga makasalanan doon sa Apokalipsis ay hindi katulad din ng nangyari sa Sodoma at Gomora. Tama. Ang pagkakaiba nga lang, si Satanas hindi kasama sa nasunog sa Gomora. Pero dito sa Apokalipsis 20, kasama na po siya sa matutupok sapagkat malinaw naman binanggit po sa atin yan sa mismong talata. Uh-oh. At ito na yung winabanggit natin kanina sa, babasahin natin sana sa Malakya. So, yan. Na talagang mamamatay si Satanas. Uh-oh. Sabi kasi ng iba, imposibleng mamatay at masunog si Satanas, ay espiritu yan. Talaga totoo. Kung ipangsusunog mo'y posporo or lighter, Uh-oh. O kaya yung kalan or sumabog na cellphone or ano, Uh-huh. ay hindi talaga siya masusunog. Pero kung ang pangsusunog kasi kay Satanas, sabi doon sa Apokalipsis, apoy hindi galing sa kalan. Galing sa langit. Galing sa langit. Galit ito ng Diyos na may kapangyarihan tumupok sa kay Satanas. Yan. Ito yung sabi dito. Oh, basahin nga natin ito, Brother Richard. Sige. At ganun din dun sa Ezekiel mamaya. Mm-mm. Ihanda rin natin. Uh-huh. Sapagkat naritong araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno at ang mga
lahat ng palalo at ng lahat ng managsigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Yun. Biro mo kung sabihin mong buhay pa, eh kahit ni ugat, wala eh. Magiging abo sila. Mm-hmm. Sabi po ng mga talata ng Biblia. Uh-huh. Kaya kung ating pong babasahin din yung 28 ng Ezekiel yan, ng Ezekiel, Brother Richard, sabi po ay ganito. Basahin nga natin yan. Sige, Ezekiel 14:28. Hindi ako nagkakamali. Tama ba? Uh-huh. 28 talaga. Yan. Basahin natin muna yung 18 na lang muna siguro. Sa pamamagitan ng karamihan ng iyong kasamaan, kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ng iyong mga sanktuaryo, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo. Sinupo ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanganunod sa iyo. Silang lahat na nakakikilala sa iyo sa gitna ng mga bayan, mga titigilan dahil sa iyo, ikaw ay naging kakilakilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Yan. Patay talaga si Satanas. Kung si Satanas nga, patay. Yung masama pa kaya. Ay, kaya nga. Alam mo, Brother Johnson, gusto kong siguraduhin na talagang si Satanas ay talagang mapupuksa. Kasi ang sabi dito, kasi namumroblema sila. Ang sabi dito sa Mateo 25:41, ha? Kung magkagay, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at papasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Yun. So makita natin dito, Brother Johnson, na ang Diyos ay talagang may pinaghandaan. Tama. Kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Kaya doon sa nagtuturo ng sikat chan. Nako. Ay, kumalpas na kayo, takadadali. Oo. Saka dito si Satanas talaga, yung kanyang mga kampun, may imposible ba sa Diyos? Ngayon, may problema sa apoy na ipantutupok eh. Basta ako, hindi ko pinoproblema. No? Kung bakit? Ay, ang Diyos natin, makapangyarihan sa lahat, Brother Johnson. At tanggap naman nila yun eh. Tanggap naman nila yun. So dito, ang atin pong paniwalaan ay maliwanag na sinasabi kung paanong proseso ang gagawin ng Diyos, kung paano niya susupukin si Satanas, ang kanyang mga kampon at ang kanyang masasama, ay paniwalaan natin na may kakayanan ang Diyos na gagawin yun. Pero, eto lang, Brother Johnson, hanggat maari, bagamat inaaral natin ito, hanggat ito yung second chance na totoong ibinibigay ng Panginoon sa atin. Sige. Hanggat buhay ay binibigyan tayo ng pagkakataon. Kaya nga, gusto kong basahin itong nasa ikalawang Pedro, Brother Johnson, ha? Para at least, bago mangyari at mahuli sa atin ang lahat, ito ang ating panghawakan. Sa Kapitulo 2 Peter chapter 3, yun. Verse 9. Ito ang sinasabi dito. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. So ito yon. Ito yung chance na binibigay sa atin ngayon, yon. Brother Johnson, habang nandito tayo ngayon sa lupa, nabubuhay. Bakit? Ba't ko nasabi na wala na talagang second chance? Kahit na 2 minutes na talaga, ihahabol natin ito. Bakit? Sa verse 10 ko itutuloy natin, dapat at darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malalaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yo. So, ito yung panahon na binibigyan tayo ng Diyos ng tsansa. Kailan? Doon sa panahon, itong panahon natin ngayon na kinabubuhayan, ito yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos, isa man ay walang mapahamak. Pero, tanda nyo yung binasa kong isang talata, yung nasa Mateo 25:41. Kanino daw dapat nakalaan yung impyerno? Kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Yeah. Kaya lang may mga tao rin gustong pumunta doon, kaya wini-welcome din naman ng Panginoon. Pero hanggat maaari, ay sabi ng Panginoon, huwag naman, piliin natin ang Panginoon habang may pagkakataon. Ayan. Huling talatang babasahin ko sa 20 talatang 15 ng Apokalipsis. Mm-hmm. At kung ang sino man ay hindi masumpungan nakasulat sa aklat ng buhay ay hindi ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Mm-hmm. Kaya, ang ating gagawin para tayo ay
maisulat ang ating pangalan sa Aklat ng Buhay ay huwag tayong maniwala sa mga huwad na doktrina. Tama. Iwasan natin yung tanda ng hayop. Mm-hmm. Yan. Yung, kasama sila doon sa ibubulid. Kasama sila sa ibubulid. Yung mga bulaang propeta, mm-hmm. yung nagtuturo ng mali-mali. Napakaganda ng ating latag, mga kapatid, ano? Mm-hmm. ng talata ng Biblia. Na itatama lang kasi natin dahil nalilikot po ito ng mga iba. Tama. So, sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa radyo, ibinibalik ko na po sa anchorman ng ating Hope Radio ang pagkakataon. So tayo pong nanonood sa internet ngayon, mga kapatid, ay magpapatuloy sa ating question and answer. Ayan. So, di maari din naman yung mga nanonood sa nakikinig sa Hope Radio ay baka gagawin nyo itong part 2, yung question answer. So ito po yung time na ating pong babatiin naman yung ating mga taga-subaybay sa internet. Ano? Question answer tayo. Mayroong mga question siguro dito. Pero titingnan ko muna yung mga ilang mga dapat natin batiin. Mamaya ng bati. Ah, ganun? Ito yon. Oh, sige, Brother Richard. Question answer tayo. Sige, tayo, sige, no? Sige, sige. Ang ating number ay 0918233781 at 0906-860-6184 at 0927-271-4557. Fernando Estera Selgas Jr. Hello po. May nagsabi po sa akin nito. Mm. Paano ko po ito sasagutin? True religion worship God not for selfish profit or sweldo but because of love. 1 Peter 5:1-4. 1 Corinthians 9:18. Matthew 23 verses 5 to 12. But but why swilduhan ang mga pastor and layman and Adventist? Why do they use God's word to make a living? And why does Adventist sell the Bible and other publication when the word of God is given by him for free? Ayan. O, ganda. Sige. Titignan muna natin. Bakit binibenta ang Bible? Eh, tingnan mo sa 18 ng talata na binigay niya sa Mebe 18. Ang sabi dito, ano nga kaya ang aking gantimpala ng pagka ipinangaral ko ang ebanghelyo ay magiging walang bayad upang huwag akong gamiting lubos ng aking karapatan sa ebanghelyo. Brother Johnson, tingnan. Ang sinasabi ditong ebanghelyo na walang bayad, yung pangangaral. Yung magsasayto. Di ba ito, nagbayad ba kayo sa amin? Oh, wala. Libre po ito. Pero tingnan mo itong nagtuturo ng ganito. Alam ko siya rin yung nagtuturo ng ano eh. Naku. Nang sa loob na sa libong tayo ng pangangaral. Ngayon, ganito yan, ano, mga kapatid. Ipaparealize ko, doon ako mahilig eh. Inamaan ako kay Dr. Medina. Ito yung analysis. Tingnan mo, analysis eh. Siya na rin mismo lumalabag. Bakit? Hindi naman niya nakuha yung Bibliyang pinamigay niya ng libre. Nang libre! Totoo yun. At saka, brother... Ay, bakit hindi mo muna inaway yung pinagbilhan mo ng Biblia? Bakit kayo nagbibinta? Eh, pag binili mo nang walang karikra-likra mo, tapos pamigay mo, banatan mo ngayon yung mga nagbibinta ng Biblia. Dapat na tinuling sa muna yung pinagbilhan. Kasi yung Philippine Bible Society. Wala naman siya sariling printing press para doon. Wala. Namimili rin siya eh. At saka ako, ito, tingnan mo, Brother Johnson. Yung inconsistency nandyan lang eh. Tinanggap walang bayad. Eh, bakit binibenta yung Bible? Mahal kaya? Bibilin mo sa... yung papel, wala nang libre, yung ink, yung makina, yung electric na, yung kuryenteng gagamitin mo dyan. Lahat dyan may bayad. Ang libre, yung salita na naririnig ninyo. Tama yun. Hindi po kayo namin pinagbabayan. At saka bakit daw pinagsisweldo? Ang sinisweldohan, and 18 ang binasa. Eh hindi sinimulan dito. Tingnan nyo sa 13, simulan natin. Kasi dito rin sa 9, ha? Bawal nga bang sweldo sa mga pastor o sa mga anong nangangaral? 1 Corinthians chapter 9, verse 18 siya. Ba't hindi sinimulan sa 9, sa 13? Ang sabi dito, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ang mga bagay na ukol sa templo at ang nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana. Verse 14, gayon din naman, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng
Ebanghelyo. So, hindi po talaga libre, mga naka, kaibigan at kapatid. Putol meron na. Talagang, ano po, meron talagang dapat na makamtan din, alin, mm-mm, yung mga nagpapagal sa Ebanghelyo. Ito lang, sinabi lang ni Pablo na ano, hindi niya ginagamit ng gusto yung karapatan niya. Alam mo, ito ang naniningil ng kumakalakal ng salita ng Diyos. Pag may nakita ho kayong nangangaral tapos may supot bit-bit, sila yung, hindi kami yun. At saka, Brother Johnson, tingnan mo yung talata kung inunawa ng gusto. Napansin mo? Oo. Hindi ba kapangaral na walang supot? Tama, eh. Mas nauuna pa kayong supot kaysa pangaral. Hindi pa nangangaral, may supot na. Yan, tama ka dyan. Kasi may nangangaral sa bus, sa palingki. Sa palingki, ang mas may nauuna ng supot na nangungod mo doon sa mga ano. Pagka bumili ka ng gulay at nakitang may sukli ka, dali ka eh. Sa ganunin kagad. Pero hindi pa nagsasalita yung speaker. Mamaya-maya pa. Nauuna pa yung supot. Ay, hindi ho kami yon, mga kapatid. At ito, tingnan mo, yung 18 ha, unawain lang. Ano nga kaya ang aking gantimpala, 1 Corinthians 9, na pagka ipinangaral ko ang Ebanghelyo, ay ang Ebanghelyo ay maging walang bayad upang huwag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa Ebanghelyo. So, meron pala kung tutusin, Brother Jun. Hindi mali. Kasi alam nyo, ibabalik ko sa 14. Gayon din naman, ipinag-uutos ng Panginoon. Hindi mga pastor ng Seventh-day Adventist nag-uutos nito, ha? Ipinag-uutos ng Panginoon. Hindi ito si Satanas, ha? Ewan ko lang, kung yung Panginoon na binabanggit dito, sasabihin nyo si Satanas. Dito, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yun. So, Brother Johnson, eto ho, kaya yung nagsasabi dyan na yung nangangaral, ito inanggap ng libre, walang perang pumapasok. May narinig nga kami. Kay kapatid na ano, 1 million. 1 million. Tinutukahan nga eh. Ayaw nang ikapo. Million-million ang tinutoka, Brother Hindi, Johnson. Kasi, ha? Kasi nga naman, siya lang may karapatang mangaral. Namanghingi. Siya lang may karapatang mangaral. Kaya yung hinihingian niya, hindi naman mga ngaral kasi siya yung mga ngaral eh. Nako! Kaya, pinagbabayad yung miembro. Yun. Ay, nakarang ganito. Ito, matanong ko lang. Saan kaya kinukuha yung mga pambayad sa coordinating center? Di ba? Naman, pinupuruhan naman. Ayan, wala siya. So, mga kapatid, simple lang kaagad eh. Oo nga. Yung umpisang analysis natin. Oo nga. Bakit nagagalit doon sa mga nagbibinta ng libro at mga Biblia? Oo. Kung bumili naman siya, di ba siya nagreklamo doon sa pinagbilhan niya? Tama, dapat libre eh. Oo. Inaway niya muna sana yung... yung binilhan niya. Oo. Kayo ha, binta-binta kayo eh. Oo. Magkano yan? Magkano. Ang tawag doon, Brother Johnson... tawag doon, may tama yon. Pagka bibili, aaway. Bihira. Ina-advocate mo yung mali. Siguro, hiningi niya yung mga pinabibigay niya, libre. Pwede. Pero yung pinaghingian niya, binili rin yun eh. Tama. Ay, naku, nagkairo tuloy ko ng isip. Hindi kaya pinaghingi lang na niya yun. Mga kaibigan, pasintabi po ha. Kasi gusto lang natin, huwag tayo magpaka-ipokrito. Ito, Brother Johnson. Challenge ko. Babanggitin na natin. Baka kasi hindi makarelate po yung iba. Ang nagtuturo po ng ganon, ito pong dating daan. Atin-atin lang to ha. Dating daan. Sobrang ili. Brother Johnson. Siya po yung nanagtuturo ng ganito. Ito, challenge ko. Hindi naman natin challenge. Ito, challenge ko sa mga nanonood. Nakikinig. Ito, challenge ko, brother. Anong samahan? Sekta. Kristiyano na muna tayo. Huwag na muna tayo mandami ng iba. Anong samahang Kristiyano o sekta ng Kristiyano ngayon ang walang perang pumapasok? Hindi rin kasi ako naniniwalang walang sweldo. Hindi rin ako naniniwalang walang sweldo yung... ano? Yung mga ngaral nila? Kandang ng... naman. Bulletproof yung... hindi siguro sweldo yun. Ayaw ko anong tawag doon. Bahala na sila doon. Ang kasi, alam mo, may napanood akong si ano, si... yung in-interview ni Maring Winnie, yung si Ilak, ay meron siya doong napagandang program. Pagtulong. Kahit marami siyang donation, limitado lang din yung sweldo niya sa kanyang sarili. Sana ganun lang din. Yung mga ngaral. Pero kaya siguro galit siya sa may sweldo sa kanya, inangkin na lahat, hindi niya sweldo. Hindi niya sinilduhan yung sarili niya. Lahat.
Tumatanong ko lang. Brother Johnson. Nako. Ito lang. Ang alam ko, may sariling sinusubuk. TV station na ito ngayon eh. Ay. Tanong lang. Yan ba? Lahat pera niya? Oo. Nako. Kahit na ilang... Ayan. Joey Aba Abalos. Tanong ba ito? God PM po, mga bro, kung ang pagparito ng Diyos ay gugunawin niya ang mundo at papatagin niya ang mga bundok, paano na po yung mga matutuwid at sumusunod sa Diyos? Hindi po ba sila? Ay, hindi nga. Dadalhin niya doon sa langit yun. Sa langit eh. Hindi gugunawin bago dalhin sa langit. Bago niya masira itong mundo, nasa langit na yung mga maliligtas. Kaya sira itong mundo. Kaya magkakaroon ng mainit. Napupugnaw. Kaya paglapag dito ng ano, bago na itong mundo. Tama. Kasi susunogin yung mga masasama at matatapos din yung pagsunog, hindi mataba na uli lupa. Naging pataba yung mga saka, ano, pasaway ngayon. Tama. At saka, Brother John, sandaan natin na yung mga banal, ano, ay sasalubungin yung Panginoon, di ba? Nandun sila sa alapap. Hindi sila dito sa lupa. Kaya wala pong mabibiktimang matino o banal dito sa lupa sa panahon ng pagsunog ng Diyos saan? Sa lupang ito. Ang talagang maapektuhan lang yung mga masasama at namatay na hindi na nampalataya sa ating Panginoon. Hindi lang yun. Po Adventist, sabi ni Joey Dilapinya Lakay. Hindi po Adventist ang pagbibinta ng, ng Bible. hindi tayo nagbibinta ng Bible, bumibili lang tayo. Tama. Wala ko tayong sariling Bible, kapatid. Tama yun. Oo, yung sa tinanong kanina. Alam ko, Brother Johnson, ito nagbinyag po ng... na-i-post ko naman ito sa aking Facebook. Libre yung Bible. Libre. Ginagastusan po ito ng ating conference. Apo. Yung mga nababautismuhan, libre po ang Biblia doon. Tama 'yun. Kaya kung pinagmalaki niyang namimigay sa nang libre, ganoon din tayo. Tama. Kaya lang tayo tinuruan muna natin tama bago bigyan. So wala pa rin pintas doon. Doon sa mga books na 'yon. Bay, lalo namang hindi po pwedeng ibigay mong libre yun. Bay, eh. Ang mga author nung iba doon, hindi naman mga Adventist at talagang, lalo yung mga medical books, Brother Richard. Tama. Na hindi naman pwedeng gawin nating libre yun sa mga tao. Kamamahal kaya niyan pag pupunta ka sa mga bookstore. Tapos, Ano ko lang, Brother Johnson, yung kayang mga... tinitinda doon sa loob ng libre kaya. kasi. Di ba? Kaya galit sa Bible at sa mga libro natin, pero doon sa kanila, Tanungin mo, bakit nagbibenta ng Pepsi? Nagbibenta na, bakit? Lahat na, lugaw. May puhunan. Kasi, kaya binibenta. Ay, tapos ngayon, itong mga books na may puhunan, na mas may katuturan kaysa doon sa mga tinitindang nakita natin sa loob ng coordinating. Soft drinks, hindi man maganda sa katawan. Sinisita, maging patas naman sana. Maging patas naman sana. Kasi hindi naman natin kinakalakal, Brother Johnson, ulitin natin, hindi po namin kinakalakal ang Ebanghelyo. Itong pangangaral na ginagawa natin dito, ulitin ko na naman po. Pumunta ako rito, sariling gasolina, wala naman bumabalik po, personal na dukot. Paano nyo masasabi na kinakalakal namin ang Ebanghelyo o ang salita ng Panginoon? Gumagastos nga kami galing sa sarili naming bulsa. Okay? So, sana po ay naunawaan nyo po. Ito'y mula sa puso itong ating ginagawang pagpapakalat ng Ebanghelyo sa aabutin man itong saan man lugar. Nagpapakalat tayo. Nagpapakalat, ha? Hindi tayo nagkakalat, oo. Okay. Mayroon nag-comment dito. Sarap ko na tumawa. Hindi. Ito... totoo lang mula sa puso . Hindi naman natin scripted to, biglaan lang naka... Ha? Anak, Leo. Okay, Chevenis Di Garcia. Yan, binabati po natin. Si Ate Luning. Okay. Asan ba dito? Ay, paano iyong mga hindi kumpletong pamilya maliligtas? Sino-sino ang makakasama nila? As family. Ayun nga ang nakakalungkot, mga kapatid, ano? Wala tayong magagawa, kaya nga sabi ni Cabert Balinto nung nabubuhay pa, pagdating ng Panginoon, dalawa lang yung aksyon na gagawin . Mamimili ka lang. Pag ganon, or pag ganyan. Pagka yung asawa mo ayaw maniwala, siya yung babae, nakataas kasi yung asawa, yung babae or lalaki ay maakyat.
pagka ikaw naman ay naligtas, ganun ang ganyan, ang babay mo, yung naiwan naman. So, malungkot. Meron isang kanta sa Bisaya na gustong-gusto ko, ako'y naiiyak pag naririnig ko. Mm-hmm. Yung kanta na yun na, kung ang inahan lang madala, mm-hmm. yan, yung oh, sinapwang nanay sa panganod, yan. Kung ang nanay lang daw ang maligtas, aagawin sa alapaap. Tapos yung anak, tatay, mm-hmm. may iiwan. Nakakalungkot yun, tama, mga kapatid. Tama. Nakakalungkot yun. Kaya nga, yung mga mananampalataya ngayon, na alam nyo ang katotohanan, i-grab yun na, yung mga taga-subaybay natin. Tama. Kasi maaaring sa inyo magsimula, yung pananampalataya. Mm-hmm. Yung mga nasa ibang bansa. Ang dami natin mga nabautismo sa ibang bansa. I-grab nyo na, tanggapin nyo yung turo ng Biblia na nakatutunan nyo sa Seventh-day Adventist, maging kaanib kayo, at tiyak na hindi kayo pababayaan ng Panginoon, darating yung araw, yung inyong mga mahal sa buhay ay doon din papunta. Kaya si Brother Rick Puno ay nauna na, nagpabautismo na. Amen! At pagbalik niya, ay kanya namang mga, yung kanyang pamilya naman, ay kanya ding gustong madoktrinahan. Kakayak yung kanta na yan. O sige, bago tayo mag-iyakan, may mga ano rito. Brother, galing kay Brother Benji Bautista o kung sino man ito, Brad ba, o basta Benji Bautista. Brother Johnson, ang ibig sabihin ng Hades? Ikaw ba sasagot? Ikaw na. Patulungan natin. Ikaw na. Ang Hades po, ang ibig sabihin niyan, yan po ay salitang Greek na kung isalin din yan sa ibang English version ay hell, o kaya impyerno naman sa Tagalog. Mm-hmm. So ang Hades po, ang ibig sabihin niyan ay... Ay maganda yan, Brother Richard, the topic sa sunod, no? Kasi mm-hmm. may impyerno na iba-iba sa Greek. Hindi yan kasi English, hindi rin yan Tagalog yan. Tama, yan Greek ito. Greek sa nasalita Hades, yan. Hades, ang ibig sabihin ay dalawa, kamatayan o kaya naman ay libingan. So yun ang dalawang pangunahing ibig sabihin ng Hades. Kamatayan at libingan. So maraming salamat sa iyo, Brother Benji Bautista. Merong reply dito ah. Mm-hmm. Gary Cartel Baguio, mali ang pag-unawa nyo. Heis. Heis. Ay, tawag ka kaya. Gusto mo tawagan kita. Alin ang pang-unawang mali? Brother Gary, subukan kitang tawagan sa messenger. Mm-hmm. Ikaw magpaliwanag kung anong mali. Sige. Ikaw kontak mo nga. Ito. Mm-hmm. Di, ito tawagan natin para ano, malaman natin kung ano yung tama. Oo, para anuhin natin. Oo. Sige, ha? Ba't yun namang madayal yan? Sige, tawagan natin. Next question. Ayan. Ha? Pakikontak nga yan si ano? Anong pangalan nga yan? Gary. Brother Gary, tatawagan ka namin. Magpaliwanag ka kung anong tama. Kasi masama yung nakakaalam ng tama, hindi sinishare. Sige, pakikontak mo nga yan para makausap natin live. Kasi ayaw natin mangloko dito eh. Madali namang sabing mali. Oo nga. Dapat mapatunayan. Eh, tama yun. Sige. Ano ito? Dito muna tayo. Sige. Brother, ask ko lang po kung ang isang emotional adulteress ay nag-ask ng forgiveness sa taong nagkasala siya. Pero ang sinagot siya ng may impyerno na lang daw. Oh. Sino po ang maimpyerno? Ang humingi ng tawad o yung hindi nagpatawad? Mm. Ay, hindi man maimpyerno yung humingi ng tawad. Mm-hmm. Oo. Ang may impyerno... Ito, may Johnson. Tawad. Ay, sino ba tumatawag na to? Pinuputol naman. Mm. Ang may impyerno, Brother Johnson, ito. Ay, basahin nga natin dito po sa talatang 15. Sige. Ng Mateo 6, ha? Babasahin ko. Kung meron kang ibang idadagdag, Brother Johnson, unahin ko na ito. Mateo 6, talatang 15. Dapat wat kung hindi ninyo ipapatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. So dito, pag hindi tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, papano na? Saan ang punta natin? Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So dito, Brother Johnson, talagang kinakailangan na ano? Na kung ang Diyos ay pinapatawad tayo, tayo naman ay matutong ano? Magpatawad sa mga kapatid na nagkasala sa atin. Lalo na nga kung humihingi naman ng tawad, Brother Johnson. Mm-hmm. Ha? So dapat talaga, marunong tayong ano? Magpatawad. Ay. Mm. Nako, delikado yung magayon yung magpatawad eh. Ay, yun nga eh. Sino yung isa pa nagutan? Mm-hmm. Sisinagtala.
Hi, Eleni. Nice to watch Capitol Versiculo live again. Pag-aralan natin po ito. I started watching 3:35 a.m. Hallelujah. Oh, grabing aga mo, ate. Ikaw na. Gilberto. Asa na yung gusto ko makausap talaga yung ano kanina eh. Hindi sabi mali eh. Sabi kasi ng Gilberto Antonio ba to? Ha? Sabi kasi ng EDD, bubuhayin ang mga apostol at mga mangangaral at mangangaral para raw sa mga taong hindi nakarinig ng magandang balita o mensahe. Unfair raw ang Panginoon sa mga taong hindi nakarinig o naabutan ng maganda. Hindi, na magandang brother. Balita ng Diyos. Mm-hmm. Ay, saan naman niya hinugot itong turong ganito? Ay, wala namang ganon. Wala. Oo. Oh, ang Biblia, ang sabi ng Roma. Dos. O, oh, ito. Oh, ayan. Nakahanda na ako, Brother Johnson. Bilis siya. Na. Dos. O, oh, dito, simulan na natin sa talatang 11. Sabi, 11. Ano daw, unfair ang Panginoon. Hindi po, unfair. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. O, oh, doon pa lang, ha? So, paano naging unfair? 12. Sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman na walang kautusan at ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sa 13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ng siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap. 14, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawan ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito ay walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. So, tama yun nasa 12 na ayon sa liwanag na natanggap ng tao. Unfair ang Panginoon kung hindi nakarinig ng katotohanan, pinatay ay, o pinatulan. Hindi. Pero ang Panginoon ay, ano, alala ko, may nagtanong sa kanya eh. Oo. Sabi niya, paano yung nangili ng sabat na Hudyo? Hindi nangili ng sabat na Hudyo, hindi maliligtas. Tapos hindi naman nangili ng sabat yung Kristiyano. Tapos ililigtas. Sagot ba naman eh, problema na ng Diyos yun. Eto, pansinin mo ha, doon sa mga hindi nakakalang sa'yo, ang panahon ng kahangalan, 17:30. Nang gawa. 17:30. Diba? Ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na ng Diyos. Dapat at ngayon ipinag-utos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. So ito, Brother Johnson, yung mga nakakaalam. Mm-mm. Pero sa mga hindi nakakaalam, anong sabi? Pinalilipas yun ng Diyos. Hindi mo alam eh. Kaya nga sabi, kung ano yung nasa puso mo, yung alam mong ano, yun ang kautusan sa iyong budhi. Doon ka ngayon hahatulan ng Panginoon. Yan. So kaya alam nyo po, wag na natin ilagay sa atin yung ano, wag na natin paproblemahin ng Diyos. Kasi Brother Johnson, alam mo ba, hindi naman namang problema ang Diyos eh, sa totoo lang eh. Tayo, pinoproblema natin. Sigur. Alam niya kung paanong hahatulan. Baka siya pa lang yung problema ng Diyos pagka... hindi po ha. Matuwid ang Diyos para hindi niya magawang matuwid ang paghatol niya sa mga taong hindi nakapakinig ng pangangaral. Sige, Brother Richard. Marianelli Bascao Titus. Mm-hmm. Grabe mga pangalan nito ha. Sinama na lahat, patay anak, asawa, ano. Marami pong naniniwala na may impyerno na ngayon. Na kapag namatay ka at makasalanan ay sa impyerno ka na mapunta. Ganon din ang mababait pero sa langit naman. Anong klaseng God ang pinagsisilbihan natin kung totoo ito? Na ikinasisiya niya na nakikitang may nagdurusa. Paano yung mga namatay na thousands of years ago? Sobra ng pagpapahirap nila, di ba? Ganon din ang mga nasa langit. Magiging masaya ba sila sa langit kung yung mga pamilya nilang naghihirap sa lupa ay siya nilang nakikita? Kaya dapat po talaga tayong mag-aral po. Ay, tama. Ang galing mo, kapatid. Tama. Andun yung kanyang mensahe. Eh, anong klase nung langit meron? Hindi masaya kung nakikita mo yung mga kamag-anak mo nasa impyerno Lumalangoy. Nako. Kaya dapat talaga daw mag-aral, sabi niya. Tsaka walang pag-ibig ang Diyos doon. Pero mo si Cain hanggang ngayon. Nasa impyerno na. Mula noon, nasa impyerno na hanggang ngayon. Andun pa rin. Nako, ano? Ano na kaya yung tsura ni Cain ngayon? Parang... Ano ito? Araujo? Saan? Diyos Araujo?
Joyce, ano ba tong basa nitong ano? Hello, tanong lang po, ano po ba ang pagkakasunod-sunod na mangyayari bago ang pagkagunaw ng mundo? Ngayon. Ayon sa Biblia. Salamat po. Ay, Mateo, ano? Mateo 24. Palatandaan ng pagdating ng Panginoon. Nangyayari na. Tama. Magkakaroon ng lindol sa iba't ibang datko. May mga didilim ang araw. Mahuhulog yung mga bituin. Nangyari na din po yan. Yung mga tagutom. Yung mga salot na nangyayari ngayon. Yung mga nag-aaral na hindi na naintindihan ng totoo, kasama na rin yan. Mga bula ang propeta, yeah. Bula ang Kristo. Oh, may nagsasabi, narito na rin si Kristo, kasama na rin sa palatandaan. Okay, pasalamatan din natin yung mga ganun, naging sagutan sila ng palatandaan, no? Oo. Pero pansinin natin, Brother Johnson, gusto ko lang ano, pag nakita na natin yung, kasi yung iba, sabi, pag nakita, nandito na daw si Kristo. Ha? Pero ang sabi dito sa Mateo 24, talatang 32, sa puno ng ngigos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga, pagka nanariwa ang kanyang mga sanga at sumusupling ang mga dahon ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Yeah. Sa 33, gayon din naman kayo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay nito ay talastasin ninyo, siya'y malapit na nasa mga pintuan na nga. Alin yung mga nakita yung mga bagay nito? Yung mga binanggit mo, Brother Johnson. Bula ang propeta, bula ang mga ngaral, lindol, gera, salot dito, salot doon, etc., etc. Pag nakita na daw po ito, ano po, malapit na ang pagparito ng ating Panginoon. Kaya, yan po ay alam kong napapanood nyo, napapakinggan nyo, at nararamdaman nyo. So, talagang napakalapit nang dumating ng ating Panginoong Hesukristo. Mm-hmm. Ito si Gracia? Si Venice de Gracia. Mm-hmm. Patanong lang po ng kasama ko, dadami pa ba ang tao sa langit noon? May mga mag-aasawahan pa at ipaalam ba sa lahat ng tao ang katotohanan bago dumating ang wakas? Siguro maganda ang pangarapin natin kung paano makarating. Tama. Pero kung ating papansinin sa Mateo 24:12, ito ang ano talaga, hanggang, at sa pagsagana ng katampalasanan ng pag-ibig ng marami ay lalamig, at sa 14, ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayo darating ang wakas. So ito po ang talagang panukala ng Panginoon na maipangaral alin? Ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Kaya nga kung ating papansinin, ang admonition o yung pakiusap ng Panginoon sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Ang sabi dito sa 28 talatang 19 ng Mateo, dahil dito'y magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya sinisika po ng ating ano po, ng ating buong kapatiran sa buong mundo. Giliw na nagtanong, hanggat maari, gawin natin ang ating gampanin at tungkulin na ano, na ma-i-share, maipakalat, maipamahagi, alin, ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. At itong ginagawa natin, Brother Johnson, ay bahagi ng pagtupad ng utos na yon. Na ano? Na ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Kaya nga ito po, ang aming ginagawa. Sa abot po ng aming makakaya sa tulong ng biyaya ng Panginoon, ay amin pong ginagampanan ang aming bahagi para ang ebanghelyo, ang mabuting balita, ay maipakalat, maipamahagi sa buong sanlibutan. May binanggit si Brother Benji Bautista, may nabasa po kasi kayo kanina na dalawang words kasama ang hadis at yung masasama ibulid sa apoy. Mm-hmm. Hadis, nandun po yun sa 20 ng ano, 20 ng Apokalipsis, Brother Johnson. Yung binasa natin kanina. Hadis at kamatayan. Ito yun. At ang kamatayan at ang hadis ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwiday ang dagat-dagatang apoy. So ang hadis, uulitin natin, Brother Johnson, kamatayan din ito, kaya'y libingan. So alam niyo po, pag binanggit ang hadis, ay talagang laging ano po, laging itong may kinalaman saan? Sa kamatayan. So ito, kamatayan, hadis, libingan, wala na yan. Apokalipsis 20, talatang 13 at 14. Lalong-lalo na yung 14. Ha? Okay. So kaya siguro tinanong niya yung Hades kanina kasi binanggit din dito alin ang kamatayan. Oo. So I hope na naging maliwanag ito.
Amy, ano po ba ang dapat gawin para makasama sa kaharian ng Diyos? Ay, madali lang po yan. Unang-una, sumampalataya tayo sa Panginoon. Tanggapin natin siya bilang tagapagligtas. At sabi, basahin natin yung isang talata. Ano? Kasi dito tayo nagkakaroon ng kaibahan sa iba, Brother Richard. Sa unang Timoteo, 6:14. Yan. Natuparin mo ang utos na walang dugis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Yesu Kristo. Tama. So maging masunurin tayo kung nakakasala tayo, hindi natin napiperfect yung pagtupad. Sabi doon sa unang Juan, 2:1, ay meron naman tayong tagapamagitan si Kristo sa Ama. Tama, si Kristo ang matuwid. Ayan, ayan po yun. Hindi ko mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Yesu Kristo ang matuwid. Ano ba ang tanong ni Brother Benji Bautista? Salamat po sa malinaw na sagot. Yung kanina, yung Hadis. Hadis, so yun, oh, from Qatar. Okay, so maraming salamat Brother Benji. Ah, at ma-share mo ito ngayon sa mga nagtatanong din sa iyo. Okay po, may tanong dito. Patanong lang po, kasama ko, dadami pa ba ang tao sa langit noong may mga mag-aasawahan pa? At ipapaalam pa ba? Na-ano na ba ito? Kung dadami pa yung tao sa langit? Nabanggit ko yan, kaya lang ang may sinasagot ka pa kayo na, nalimutan natin. May sinasagot ka pa kasi kayo na yung tungkol sa bago mangyayari, bago ang ayun, ano. Ayun, oo. So, itong tanong na ito ni Shivenis Digracia. Yan, Brother Richard. So, kung dadami pa, mga kaibigan at mga kapatid, hintayin na lang natin, ano? Hintayin na lang natin kasi sa totoo lang, ito yung pinagtatalunan Brother Johnson hanggang sa ngayon. Ako ay talagang wala pang idea kung magkakaroon pa tayo ng wala kasing sinabing malinaw ang Biblia doon Brother Johnson. Oo, kasi wala 'yan sa atin fundamental belief. Ayan ang tinatawag natin mga peripheral doctrine natin. Tama. Na wala tayong isang stand at kahit sa ibang mga relihiyon ay ganun din. Since na i-restore lahat ng Panginoon niyan ang nawala sa Eden. Tama. Ay hindi natin alam kung sabi nga huwag tayong higit sa nasusulat . Tama 'yon. Hindi natin. Pero sa langit wala talagang pag-aasawa. Tama 'yon. Sa langit, yung 1000 years. Yung dito sa lupa, pagbaba, ayun ang kasi yung sa pagkabuhay na mag-uwi sa na binanggit sa Mateo na tinutukoy ay doon sa langit. Sa langit. Tinutukoy. Pero after yung new heaven and new earth ay hindi natin masasabi ng diretsuhan po. Tama 'yon. Wag na muna tayong humigit. Oo. Anyway, hindi naman naapektuhan yung kaligtasan natin kung hindi natin malalaman kung manganganak pa ba't mag-aasawahan doon sa bagong langit at bagong lupa. So, silensyo ang Biblia, so maging silensyo rin muna tayo. Okay. Si Gilberto Antonio, Brad Johnson at Brother Richard, yan po ay naniniwala na paniniwala ng mga ADD. Meron kasi akong nadebating ADD, mahirap po silang paliwanagan at yan din po sinabi ko sa kanya. Maraming salamat po. Ayun, sabi ko na nga, may dating daan talaga yun. Yun lang mga mahilig magpagulo, Brother Johnson. Yung malinaw, pinalalabo Oo, pero nadalin na si Brother Aldrin. Dito na. May post nga kanina. May post nga kanina ng picture Sino ito si Kim Rodriguez? Halata, masyado na walang alam sa Biblia. Ano daw? Si... Tayo daw? Ano daw? Si ano ba to? Tayo bang sinasabihan? Kasi gusto. Walang halata niya? Sa ala. Ha? Ano 'yun? Saan ba 'yan dito? Salamat sa sagot mo, nagtatapat po lang. Salamat po sa Diyos. Halata, ito Ken Rodriguez, halata masyadong ang walang alam. Gusto niya tumawag, tatawag din mo. Ayaw naman ito. Bakit naman kasi ayaw itong mag-dial? Gusto kong tawagan Okay. So, ano ang tanong ni Joyce Araho? Yung tanong niya na yun ang kasi. Brother Gilbert. Ano po bang pagkakasunod-sunod? Si Brother Gilbert. Okay. Di ba mas maganda, Brother Gilbert, ay tumawag ka para ma-share mo naman sa amin kung ayun yung tama. Okay. Pananagutan mo sa Panginoon yan. Sige, mali pala sinasabi naman dito. Hindi ka naman kumikibo. Wala ka. Sister Joy. Ano nga ito? Joy Martinez? Joyce Araujo. Sinasagot ka ho namin ng ganun lang kasi yung oras natin ay talagang lubhang napakatulin.
Hindi lang kasi, hindi kasi tanong nyo lang ang i-cater natin. At least, ang tanong nyo kasi niya? Kung ano yung mga mangyayari bago magunaw ang mundo. Yun ang yung... isang topic po yun. Second coming po yun. Marami po dyan sa Science of Second Coming. Meron po tayo mga video niyan sa kapitulo, versikulo. At doon sa ibang mga topic pa sa YouTube. No, Sign of Second Coming. Isang oras po yun. Ay, Brother Johnson, kung pag-aaralan si Sir Joyce, ano yung study about the last things, the last day events, yung eschatology, eh, gusto nyo pong kahit seminaryo kayo mag-aral, eh, hindi po natatapos ng dalawang semester yan. Okay po? So, hindi po namin talaga kayo masasagot ng pang-scholar at pang-seminaryong sagot kasi baka gusto nyo pong abuti ng isang taon. Kasi ulitin natin, eschatology, may hiwalay pong ano, may hiwalay pong subject talaga diyan kahit sa seminaryo, Brother Johnson. Ayan. Ito so, mula kay ang aming mga sinasabi sa inyo, mga at least pahapyaw na apo. Kumbaga eh isang topic overview. Yan. Oo. Isang na, topic po 'yun. Kaya nga sabi namin, chapter 24 lang Mateo po. Pakibasa na lang po nandoon 'yun, no? Chapter 24 ng Matthew. O kaya maganda panoorin mo 'yung mga tanda ng pagparito ng Panginoon doon sa aming mga dating video. Mula kay Habin Soriano, ano po paliwanag niyo sa unang Korinto 8 size ng mga INCM? Rafi Clark Alenihuga, bakit wala lang, baka wala lang masabi si Mr. Rodriguez? Ayun, malamang. Tapos sabi niya, wala kayong mababasang second coming sa Biblia kahit maribaliktarin niyo ang inyong mga matatakot. Nasaktan naman kasi ito kanina. Alam na nasaktan natin. Nasaktan doon sa... Oo, kaya nawain na natin. Uh-oh. Unang Korintos 8 size, Brother Richard. Uh-huh. Then, akin namang sasagutin itong... Ano? Unang Korinto 8 size. Second coming. So, hindi, ano ang... Lang. Isa-isa lang. Marami. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Mm. Ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y nasa Kanya at isang sa lamang Panginoon, si Jesu Kristo, na sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Ano ang tanong dito, Brother Johnson? Bakit po nabanggit ito? Ano daw masasabi natin diyan? Ah, okay. Kasi mayroong isang Diyos. Ano? Mayroong isang Diyos lamang. Dito, kung papansinin natin, sa mga hindi naniniwala kay Kristo na Diyos si Kristo, ay pinaglalaban nila dito ang pagka-Diyos ni Kristo sa pagka-Diyos ng Ama. So kung paglalaban mo rito yung pagka-Diyos ni Kristo at pagka-Diyos ng Ama, dapat paglaban mo na rin ang pagka-Panginoon ng Ama at pagka-Panginoon ni Kristo. Tama. So yun po. Pero kung titingnan nyo ang context, hindi po pinaglalaban dito ni Pablo ang pagka-Diyos ng Ama at pagka-Diyos ni Kristo. Kundi ang tinasabi dito ni Pablo ay kung ano ang kalagayan ng tunay na Diyos may kinalaman sa mga Diyos-Diyosan. Na ano po? Ano, bakit pumasok dito yung mga Diyos-Diyosan? Kasi ito yung issue dito sa Kapitulo 8 hanggang Kapitulo 10. Mga Diyos-Diyosan na kung saan doon inihahain, alin, yung mga inihahandog na mga malilinis na hayop, Brother Johnson. Kaya napasok dito na sinasabi ni Pablo, ay kung mga Diyos-Diyosan, walang kwenta. Sa ganang atin, kung meron mang ano, meron mang may kwentang Diyos at talagang Diyos na dapat natin bigyan ng halaga, ay wala iba kundi alin, ang Ama at ang ating Panginoong Hesus Kristo. So never po, ulitin natin, never na pinaglalaban dito ang pagka-Diyos ng Ama at pagka-Diyos ng ating Hesus Kristo. At ito, Brother Johnson, ha, papakita tayo. Mukhang sa Deity of Christ, may binabalak si Brother Johnson, aking kukunin itong libro na ito. Ay, ano po? Yan. Sapagkat tatalakayin po namin ito, isi-series po namin ito, ha? Isi-series po namin ito. Napaka-scholarly book po nito. Ang pamagat ay Jesus as God. Ano po? Tatalakayin natin dito sapagkat ito ay hindi bias na pagtalakay, Brother Johnson. Talagang scholar na pag-aaral ito at ito'y tatalakayin namin. Ilalaan namin ang ilang mga episode namin para sa pagtalakay sa pagka-Diyos ng ating Hesus Kristo, Brother Johnson. Matindi yan. Abangan nyo yan. Abangan nyo po. Okay, doon tayo sa wala raw mababasa na second coming sa Biblia. Pinagalitan na siya ni Second Rodriguez eh. Pinagalitan na siya ni Maria Nelly Bascao Titus. Ken, baka mapahiya ka lang sa sinasabi mong walang mabasa. Meron. Coming. Tumahimik ka nga lang. Oo. Tama. Uh-oh. Kasi. Tama. Meron naman. Meron. Pagalitan. Ito. Dapat kasi unawain natin to, mga kapatid. Sige. Ayan ba yung parehas na, isa, kita mo, hindi tayo nag-usap. Isa yung ating pupuntahan. Ikaw ay nasa electronics, ako ay nasa hard copy. Ay gayon din naman, Hebreo 9:28, ay gayon din naman si Kristo.
na inihandog na minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsipaghintay sa kanya. Oh, anong tawag kaya nito? Aba, yung ko sa kanya, ikalawa. Oh. Yung bang ikalawa, hindi sikan. Yung ko sa kanya. Oh. Sabi na, sinabihan ka na ni, ano na, baka mapahiya, yan tuloy. Oh, yan tuloy. Oh. Eh kasi, oh, pag ikalawa, sikan ho yun. Oh. Oh. Hinihintay natin siya. Magpapakita siya sa ikalawa. Hindi sikan nga yun. Hindi ko alam kung paano niya i-Englishin yung ikalawa. Baka third sa kanya ikalawa. Oh, oh yun. Eh. So, kasi alam mo, Brother wala Johnson, tayong, wala alam mo, tayong, Brother Johnson, kasi may aral yung kanyang puno. Oo, narinig ko kasi, napanood ko eh. Ano daw? Na ang Diyos daw ay hindi lang isang beses, dalawang beses na pumurot pa rito sa lupa. Eh, kita mo naman kung mahirap talagang... Alam mo kung abutin lang talaga hindi kasama sa sumulat ng Biblia. Tama eh. Magkakagulo tayo. Minalit patuloy yung mga nag-aral ng at nagsulat ng Biblia eh. Oo nga. Oh. Hindi po. Hindi po 'yun ang ibig sabihin na pagdating ng Panginoon dito. Oh. Ay, ito. Hindi pa 'yun, hindi pa 'yung visible coming na sinasabi. Sino to? Si Ken? Ken Rodriguez. Wala na tayong mabasa. Ken, ano ba 'yun? Ngayon ang kalaban mo. Anong talata daw 'yun, no? Ay. Anong talata? Okay, Rodriguez. Oh. 28. Sabihin mo nga 'yung mali 'yan. Eh, magiging kalaban mo ang Oy, magpapapunktis mo daw. Hindi, huwag na. Ako, hindi ko approve. Dito lang manggul. Na, huwag na. Di ba, brother Kin, dyan ka na lang. Oo. Dyan ka na lang muna. Tingnan mo. Mali ba? How to help your program financially? Oh, yan ang magandang tanong. Yan ang magandang tanong. Hindi yung walang alam. How to help your program? Ay, tautuan. Red, tautuan. Tautuan, okay. Ayan, so, sige ayan po. Ha, mamaya so, mag-usap po tayo. Yan, hindi po kami yung nag-uuna ha. Doon sa mga kusa lang po. Ayan, totoo lang mga kapatid. Ano? Eh, kahit na ganun, pero nakaka-ano yun, nabibless yung mga tao, ay ano yan, magagalit na naman ito. Nangihingi kayo sa ano? Nagtanong lang yung tao. Ito talaga. Oh, ayan. Sarap pa yung mga asar dito. Lalo na wala namang magawa. Ayun ang tumawag. Oh, ayan. Oh. Mm. Sabi dito, babautis mo daw siya, di mo na. Pag may tingin. Ay, pag may tingin. Bro, may bago na tayo kaanit si Ken Rodriguez. Ah, 20 minutes. Pwede pa. Oy, minsan may mga tanong. Kaya pagtulungan natin 'yon, ha. May mga nalagpasan tayong mga tanong, mga kapatid. Ito si Ken. Ay pinaparatangan tayong matatakaw na pastor. Una, Ken, magdahan-dahan ka ng iyong pagparatang. Una, hindi nga kami pastor. Wala rin kaming sweldo. Oo, wala ikaw, kaming sweldo. So, siguro, sabihin mo yon doon sa amo mo kasi may tinutukahang milyon-milyon. Ha? So, kami wala pong ganon dito. O, ulitin ko, Ken. Ha? O, 10% daw, sold na yung mga pastor na yan. Ken. Eh, naliliitan kaya si puno mo dito. Pati pang gasolina ko, ulitin ko kung di mo narinig kanina, ha? Dukot ko yan sa sarili kong bulsa. Wala. Ha? Wala kami. So, ang tanong ko lang ngayon, saan galing yung patuloy na ipinampuprograma ng inyong amo? Sabi ni Andoy, so, Rodel, Andoy, Ken, Rodriguez, hindi yan sila pastor. Pataka ka lang yawit. Pataka ayan lang yawit. Na nga eh. Oo. Yaw, sa English, may kasabihan na you are barking on a wrong tree. Oh, maling puno ang kinakahulan mo, Ken. Oy, ha? Ken, kung Bisaya ka, saba diya. Ego, patakagyaw diya. Ah. Sabi naman ni Chevenes de Gracia, ito naman. Ha? Salamat po sa mga sagot po ito. Sa mga sagot, tanong po ito ng iba. Pero walang tunay na SDA na hindi alam ang Biblia. O, tama naman yun, tama. Mr. Johnson. O, tinuturoan kasi ng tama. Yun, tama no? Yun, oo. So, ayan. Pag ang gusto mong mangyari si Rapture Kin, ang Jesus ng mga sabadista makikita lahat ng tao sa kanyang pagbabalik. Kaya walang tama naman secret yun rapture. Tama naman yun. Hindi, hindi rin naniniwala sa secret rapture yan si Ken. Alam ko yung paniniwala niyan. Araw ko na naman. Asabay niya. Si Matthew 24:24. At sabagat si Jesus, sinabi, huwag mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw din naman, sabagkat maraming magsisiparito sa aking pangalan. Ililigaw ang marami. Ayun. Tama naman. Marami. Kaya,
Para wag maligaw, sa Bible talaga manghawakan, mga kapatid. Mga kapatid, relax lang ka. Okay, okay. No, ay, nga pala ha? Eto, kung mayroong malakas ang loob na gusto mag-sharing one-on-one kung sino sa amin gusto ni Brother Richard. Online, live. Pwede, halimbawa, dito ka upo. Dito ako. O kaya si, kung yan, ayan. Pwede yun. Paghahandan pa namin ng merienda. Alam mo, hindi ko alam kung sino. Hapunan. Hindi ko alam kung sarili ni Ken yung tinatawanan niya eh. Sabi niya, anong talata, asan, haha. Hindi nasundan. Oo, kasi. Hindi nasundan. Kasi Ken, ito. Kuya Johnson, pasensyahan mo na. No? Di, mapanood naman niya yun. Oo, matagal-tagal na akong walang, baka gusto mo. baka gusto mo. Magpapawis. Ayan, wala na. Nandaanin sa tawa-tawa. Ayan. Ken, baka kasi hindi ka naman nakikinig, kaya hindi mo ano. Ulitin ho natin, ha? Sa, ito, para lang sa kanya. Baka kasi maging totoo yung pagpapabautis mo niya. Oo nga. Ito, ibabao natin ito. Sige. Diyan natin tatapusin. Walang second coming, sabi niya, di ba? Ay, gayon walang din naman makikita. Si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway. Pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kanya. Ay, kung naghihintay ka, ano ka? Sa ikalaway, pakikita si Kristo sa'yo. Ngayon, kung sa'yo ikasampu na yon, kailan yung ikalawa? At ikaw pa tumama, mali pa ang nagsulat ng Hebreo. Nako. Ken, magsulat ka muna ng Biblia, pero sa tingin ko, sa ganyang ugali mo, hindi ka kakasihan ng Santong Espiritu eh. Kasi bakit? Maliwanag ng sinasabi ng Biblia, tinatawan at mukhang sarili mo ang iyong tinatawanan. Uy! Hindi pagkaunawa. I-set down natin. Naka, yung mga puno mo ay hindi humarap. Matagal na po. Matagal na. Huwag na po tayong binablap, ha? Hindi ako naniniwalang lalaban yan. Yung mga taong, Okay. So, mga kapatid, asana? Batiin natin yun, Brother Richard, yung mga taga-subaybay natin na nasa ibang bansa. Pero ako nagpapasalamat kay Ken, ha? Binigyan niya ng kulay ang ating programa. Tama. Ay inki po yan si Ken, sabi ni Philen. Hindi, dating dano yan. Alam ko yung mga iglesia ni Kristo, hindi ganyan. Nabanggit lang kasi namin kanina yung maling doktrina ng kanyang puno. Basahin natin yung mga nanonood dito. Yan. Ang dami nagko-comment pa eh. Kaya... Sino po ba? Iglesia? Eto. Tignan natin yung mga nanonood sa ibang bansa na... Ito nga eh. Lahat po ng mga nanonood dito sa ito, binabasa ho namin yung inyong mga comment dito. Ayan. Sige. So, marami pong mga nanonood. Pero Brother Johnson, may nagtatanong dito, baka sabihin na yun, Brother Gilberto Antonio. Brother Johnson at Brother Richard, bakit di nyo po kasama si Brother Jerry Sibilia? Medyo po may kalayuan at siya po ay may trabaho. Hindi katulad wala ko pa mas bahay yun eh. Hindi katulad ko na pag sinabing may live stream ay pwede kong igarahi kagad ang aking minamaneho. So kaya hamakin niyo yung layo po ng Paranaque sa Taytay. Walang sariling nakakawi ay gabi-gabi na. Walang sariling sasakyan yung tao. Ayan. So, ganun po, Brother Gilberto Antonio. Okay. Yan. Okay. Okay, so wala na. Muntinlupa. Canada, US.
Bahrain. Oh, may galing Saba. Si Mahadera, alam ko, itong si Sister Mahadera ay Japan ito. Okay. So... SD. Mm-hmm. Okay. So, Amy Perez, Yamano. Saan ba ito si kapatid? Parang Japan din ito? Japan yan, dyan. Uh-huh. Japan yan, Japan. Okay. So... Ang tanong dito, hindi na pwede ito. Mm-mm. Ano ang mali sa interpretasyon natin sa Daniel 8:14? Ah, walang mali. Walang mali diyan. Ay, tinanong na natin kay tinanong nga yan kay Brother Eli ni Brother Alex eh. Hindi mo nasagot. Nako, boy Rico Hermoso. Salamat sa panonood, Boots Umipig, Vince Villaran, Mahadera, Ramon Philippe. Filipino Pills. Ayan. Andoy pabati sa Jubali KSSD. Ano yan? Yan sa saan? Oh, Andoy Rodel Andoy pabati sa Jubail KSA SDA. Lahat po ng mga nanonood diyan sa KSA. Oo. Ano, isama na natin. Kilala si Andoy Rodel ito brother Andoy, ito ba 'yung talagang pangalan mo? Mm-hmm. O Rodel Andoy siguro to, Andoy Rodel, pareho pangalan, pareho apelyido. Batiin na rin natin Brother Gino Papagen at Bernarte Linjo, diyan din po sa Kingdom of Saudi Arabia sa Riyadh. Oh, ayan. Nan, 'yan, Boying Rico Hermoso. Tapos ay ha? Oo, wala na po matanong kasi ano po, basado na tayong gabi. May tanong po, sa susunod na po yun. Next week, siguro dalawang bisis tayo magla-live siguro by next week, Brother Sige, Richard. Sige, Brother Johnson. Oo. Ayun, Edith De La Cruz, good evening, bro, brother. Ask ko lang kung sa second coming, ang lahat po bang mga banal na bakit may chance po bang bumagsak sa lupa? Sa lupa kung wala yung name nila sa Book of Life. Salamat po. Ni umangat. Pag wala, yung pangalan sa Book of Life, ni umangat, no? Kahit umangat, hindi. Basahin na lang hindi rin babagsak. Hindi rin ba. Nasa Revelation, Apokalipsis 21, talatang 27, Brother Johnson. Ano ayan. Po, sino mang taong wala ang pangalan sa aklat ng kordero ng buhay ay hindi po makakapasok doon sa bagong ayan. Langit at bagong lupa. Sa Sabado po ay dyan kami sa Bukawi, Bulacan. May question and answer tayo live ni Brother Richard sa hapon. Hapon. At kasama natin yung crew ng pag-aralan natin. Marami daw mga taga Batangas. Saan man kayo sa Batangas ay binabati namin kayo. Saan man kayo naroon, saan man kayong lugar. Binabati rin namin si Kapitan Tonton Barquez. Yan, oh, si Che. Si Sister Riteng. Si Kuya Duloy. Yan. Si Sister Lani Montecalvo. Ganun yung asawa. Si... Ano, yung mag-asawa, Montecalvo dyan, yung anak na napagagaling, si Brother Isa yung lalaki, tapos si Che, napagagaling ng umawit. Mm-hmm. At siyempre, yung isda. pag may deliver po kayo sa Malabon, may record po ako ng number 6. Yun, dalawa tayo sa salubo. Tama. Speaking of pagbati, bati na rin natin mga viewers natin sa New York. Yung ating mga kapatiran dyan, ha? Sa New York, lalo yung mga Filipino community. At speaking of New York, binabati ko, Brother Johnson, si Kuya Ben Ami, sila Kuya Benji, sila Ate Puring, at lahat na po ng mga bumubuo ng magbuo family dyan sa New York. Ay, maraming salamat, ha? Mm-hmm. At patuloy niyo po kaming subaybayan at suportahan. Ayan, thank you. Si Ate Nonatak Thompson. Thompson, oh. Ayan. Tita ko na siya. Si Kuya Daniel Pineda. Ayan, binabati ko natin. Yurik Kimoto Kibax. God bless po sa program nyo. Maria Nelly Bascao Titus. Saan po kayo na lugar? Kay Titus. Ha? Mm. Oo. Sige, basahin mo kay Titus para
Ay, ito yun. Yan. Ito yan. After 8 hours okay. work, yan. Night shift, gising na, hiding pa rin ako po ako. Look forward to this every morning. Salamat, Brother Johnson, sa pagtagpo sa akin sa program ninyo. Ito, God bless from po, Canada. From Canada. Ito naman, Henry Manaig, binabati po kayo from Italy. Ah, yung nag-testimony. Okay. Na magpapabautis mo na. Mm-hmm. Okay. Ito namang si Tumampo Yuri. Tumampo Jesus, ah. Mm-hmm. Ayan. Si Sister Amy. Itong Z Lodge Rojas. Taga Batangas. Dami raw nanonood sa atin. Okay. Thank you so much. Ayan. Mm-hmm. Ayan. Gary Cartel. Baguio. Sige po, mga kapatid, wala na po tayong time. Thank you po sa inyong lahat na nanood. Binabati natin ito si Ken Rodriguez na to. Salamat sa panonood. Kung ano yung isiset mong gusto, ay iset mo na lang. Dahil di naman ako naniniwala na harap kayo. Salamat sa panonood, ano? Mga kapatid, at kay pinagpapasalamat, minsan may maganda yung mga nagpapasaway din eh, mm-hmm. para nagiging maganda yung ating pong discussion. Kumbaga, appetizer siya. Amy Yamano. Oo, oh, Amy Yamano. Thank you very okay. much and very chat for this talk. Watching from Japan. Ah, okay. Yan. Thank you so much. Okay. Joy Laba. Laba. Rojas po, hindi Rosas. Eh, Rosas ang nakasulat sa pangalan eh. Rojas. Rojas pala. Rosas. Pero Rosas po, hindi Rojas. Rojas. Ha? Ah, Rosas. Ah, Rosas nga. Rojas. Si Rog. Rosas. Rojas ba? Ah. Okay. Ah, sige. Okay. Tayo po ay magsara sa pamamagitan ng panalangin, mga kapatid. Ayan. Tayo manalangin, dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming pinapasalamatan, sinasama sa aming mga kahilingan, ang mga taga-subaybay na nakinabang sa programang ito, yung mga nagsusuri, mga bukas ang isipan, ganun din yung mga lumalaban sa katuwiran. Sana dumating ang panahon na palambutin ang kanilang mga puso. Opo. Alam namin na pagiging panatik na lang ang nasa kanilang isipan, kaya hindi na nakakapasok ang katotohanan kahit na ito'y nababasa sa Biblia. Hmm. Nawa po sila ay matutong tumanggap kung ano ang nasusulat. At matutong magtimbang-timbang sapagkat yun ang inyong payo na dapat ay aming susuriin ang bawat espiritu. Panginoon, dinadalangin namin ang aming mga kababayan na nanonood sa iba't ibang lugar. Opo. Sa iba't ibang bansa, sila'y malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Subalit, itong programang ito ang nagiging daan upang mawala ang kanilang pagod, pagkainip, homesick. Kaya pinapasalamatan namin ang pagkakataon na magkaroon ng programa na ganito. Yung mga taong tumutulong sa amin at nagpapanukalan tumulong. Opo. Na po ay lalo pang lumawak at lumaganap ang programang ito sa magitan ng mga tao inyong kinikilos. Amen. Kaya ang amin dalangin, O Diyos, nawa ay patuloy pong palakasin ang aming mga katawan. Opo. At yung aming mga nagpaplano maging partner sa ministry na ito. Opo. Ay lagi po namin maging kasama upang tumagal pa at marami pang mga tao ang mapagpala at makaalam ng mga katotohanan. Amen. Patawa rin po kami sa aming mga pagkakasala at pagkulukulang kung kami nakapagsalita ng hindi maganda sa pandinig ng aming kapwa. Yes. Mga salitang nakasakit at hindi dapat aming hinihingi ng tawad, Panginoon. Yes. Kami po ay nagtatanggol ng katotohanan. Opo. At aming pong dalangin ang inyong pagpapala po nawa, pagkaloob sa aming patuloy. Kami po ay nagmi-ministro hindi sa pamamagitan ng salapi. Opo. Kami po ay nangangaral ng walang tinatanggap na anuman. Yes. Subalit, ginagawa namin ito sapagkat nais namin na malaman ng mga tao kung ano ang katotohanan na aming nalaman. Amen.
Lahat ng ito ay aming hinihiling sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas, ang inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, mga kapatid, mga kaibigan. Hanggang sa susunod po. Bukas ang ating mapapanood ay part 2 ng ating anong ayon? Sa Candelaria. Question answer sa Candelaria. Yung pong ano magiging series ni natin, Brother Richard. Opo. Yung ating na libro. Ito. Ang ating mga topic po dito, magiging topic po natin ay John 1:1, yung The Word was God, sa malalim na pagpapaliwanag. Then, the only Son who is God, yung monogenes Theos. Theos or Weos, ano bang nasa original. Then, My Lord and My God, John 20:28, yung sinabi ni Tomas, absent ba siya? Nagulat. Nagkamali. Then, Church of God. Anong ibig sabihin yon? Agawa 20:28. God blessed forever. Yung 9:5 ng 9:5 ng Roma. Yan. Tapos, our great God and Savior, Titus 2 chapter 2 verse 13. Tapos, the throne of God. Yung trono o Diyos sa Awit 45:7. Tapos Hebreo 1:8. Our God and Savior, ikalawang Pedro 1:1, the true God, unang Juan 5:20. Yan ay iisa-isahin po natin, mga kapatid. Ito, talatang isa ay napaka, kinin mo gaano ka kapal ito. Gaano ka lawak ang pagpapaliwanag. Gagamitan pa natin si Spyros Sujetes, meron din. Sasamahan natin 'yan. Okay. Kaya ang tawag nito biblical exegesis, Brother Richard. Amen. At abangan din, Brother Johnson, may gagawin tayong special project. Gusto lang natin i-promote, no? Gagawin natin ang last day event sa Tagalog, yung final event, Brother Johnson. At ito ay, ito ho, hindi naman natin ito ibebenta. Ibabalik lang natin yung production, Brother Johnson, para sa patuloy na pag-reproduce ng kopya nito para sa naman sa CD. Uulitin natin, bakit ba? Kasi hindi po libre. Hindi po libre. At may puhunan talaga. So, yung production man lang maibalik para tuloy-tuloy itong maipamahagi din, Brother Johnson. So, yan po ang inyong mga aabangan sa pagsasama sa programang itong pag-aralan natin. Ayan. So, salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga. Saan anumang oras kayo nanonood. Ang pagpapala ng Panginoon ang sumagana sa ating lahat. Amen. Dahil po sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. Sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan natin ministry, maraming maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang pag-aralan natin ministry family.